Kaya hindi po Bayani ito si ano ko si terorista po siya, terorista. Kasi mamamatay tao, pinatay niya yung mga yung kasaysayan ng Katipunero at yung kasaysayan ni Dr. Si Rizal, ano? Kaya siya ang pumatay kay Si Rizal para baguhin niya kasaysayan ng bansang Pilipinas para sa sunod na henerasyon ng mga gobernadorsilyo ng Kastila. Kaya ang bansang Pilipinas hindi pa pumalaya hanggang ngayon kasi nandiyan pa yung mga mamamatay tao. Ano, yung manggugulo. At yun, yung mga Moro. Yung mga Moro na yan, hindi naman existing yan sa Pilipinas. Yan po yung mga Muslim na nag-adapt ng relihiyong Islam galing sa Arabo. Ano po? At itong mga Katoliko, yan naman ay mga dayuhan din na nag-adapt ng relihiyon galing dyan sa Espanyol na pinamumunuan ni Gobernador Silio. Kaya hindi pa pumalaya ang Pilipinas. Ano? Wala pang independence. Ano? Na totoo. Dahil nagbalik na naman itong mga apo ni Emilio Aguinaldo. At habang ang plug ni Emilio Aguinaldo ay nagwawagayway, hindi po mabibigyan ng katarungan yung mga pinatay niya. Ano po? Kaya mamamatay tao ito. Nananatiling ang Pilipinas ay pugad ng mga mamamatay tao. Ano po? Kasi ang tunay na bayani ay nagsasakripisyo sa bansa. Ano? Dahil si Dr. Si Rizal ay mayroon siyang isang bansa, no, na kung saan kahit siya ay walang kasalanan, hindi niya isinuko yung bansa niya sa Espanyol at kay Emilio Aguinaldo. Ano? Ang isinuko niya yung buhay niya hindi sa mga dayuhan, ano, hindi sa encik, ano, o sa relihiyong Katolisismo o Islam, kundi isinuko ni Dr. Si Rizal yung nag-iisa niyang buhay sa bansa lang natin. Ano? Sa pinatutunayan ni Dr. Si Rizal na sa pamamagitan ng kanyang dugo, ano, ay itinatag niya na ang Pilipinas ay bansa bago sumapit, bago pa nagkaroon ng Kastila at mga Encik. No? At ang bansang Pilipinas ay Diyos ang nagtatag, hindi si Emilio Aguinaldo, hindi ang Kastila. Ano po? Kaya illegal ito. Dahil hindi naman siya yung Diyos na sinasabi ni Dr. Si Rizal. Hindi po ba? So, napakinggan na po natin sa Bayang Magiliw na hindi bayan ang Pilipinas. Ano po? Kaya ito isang manggagancho. Ano? Kaya iikisan po natin siya para ipaalam na ito ay piki at isang kriminal na patuloy na inatangkilik ng simbahang Katoliko ng Espanyol at ng mga Incik, ano? Ano, kaya po tayo walang bansa ngayon dahil sa mga Incik, ano? Ninakaw nila si Dr. Si Rizal pagkatapos nilang patayin. Okay, yan po ay hindi mabubura sa kasaysayan, ano? At hindi nyo masisira yung kasaysayan na sinasabi ni Dr. Si Rizal. Ngayon, pakinggan naman po natin yung ating pambansang bayani, ano po, yung ating mahal na pinipiki ng mga Incik, ano? Mahal din daw niya si Dr. Si Rizal, pero walang ginawa kung hindi magpadala ng druga, ano? So, ito po yung ating pambansang bayani, ano po? So, alamin po natin ng ating bansa kung ano ang sinabi ng ating pambansang bayani. Ano po? So, lalagay po natin ang daigdig, you know? Ang buwan muna. Buwan pala itong nating na, ano, nakita, no? So, hanapin po natin yung ating planeta. Ayan po, ano? At saliksikin po natin sa kalangitan, ano? Kung si Jose Rizal ay nakikita ng buwan, nakikita ng kalangitan, nakikita ng araw, nakikita ng sinasabi natin na ano, solar system, ano? So, yan po ang tinatawag natin kalangitan. Ano? Hanapin po natin kung totoo ang sinasabi ng ating pambansang bayani. Ano po? So, unang-una, saliksikin muna po natin yung ating
solar system, ano? At saka yung ating planeta. Kung yung sinasabi ng ating pambansang bayani ay parihas nung sinasabi nitong mga apo ni Emilio Aguinaldo, ano? Na may hawak-hawak na plug, ano? Yung plug ni Emilio Aguinaldo, ano? Na hawak-hawak nila. Nitong mga taong ito, ano? Na kung saan silang mga PUJIAN, ano, ay ito ang tinataas lagi. At pag namamatay, ito rin ang binabalot sa kanila. Pero bakit, bakit kahit na nandyan yung plug na yan, patuloy pa rin ang patayan, ano, ang gulo-gulo ng Pilipinas at gumagawa sila ng kung ano-ano mga rally, no? At pag may namamatay, isinusuko nila ang buhay dyan, ano? So, yung pinagsukuan ni Marcos ang buhay niya, plug na Emilio Aguinaldo, at ganoon din si Cory Aquino. Pero, nagkalat sila lang kung ano-ano peaking history sa Pilipinas. Ano? At yan ang ating pag-uusapan. So, ngayon, dumako tayo dito sa planeta. At tanungin po natin yung ating pambansang bayani kung totoo nga ba itong flag ni Emilio Aguinaldo at totoo ba ang pagkabayani ni Emilio Aguinaldo at yung mga may hawak ng bandila ni Emilio Aguinaldo. Ano? So, ito po yung sinabi ng ating pambansang bayani. Ano? So, yan po ay naka-color-coded na. Ano? So, ang mission po natin dito ay i-identify kung sa planeta natin, may makikita tayong pagkakamali, ano? Sa ginawa nitong mga tagasunod ni Emilio Aguinaldo. Ano po? So, mapansin natin dito na hindi lang maraming beses na hindi lang anim na beses, ano po, na sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang bansa niya ay hindi bayan ng mga Inchik, ano? Walang pinag-uusapan dito na makikita tayo na tinawag ni Dr. Jose Rizal na bayan ito o probinsya ng Inchik sa malayong silangan, ano po? So, katulad halimbawa na ito, ano? Sa paragraph 1, no? Bansa ang Pilipinas. Paragraph 2, bansa ang Pilipinas, ano po? So, sa paragraph 8, ano po? Ito po, bansa ang Pilipinas, oh. Diba? Sa paragraph 10, bansa ang Pilipinas, na inaawitan niya, ano? At sa paragraph 13, okay, bansa po yan ni Jose Rizal, ano? Ngayon, pag pinagbasihan mo, pinipilit ng mga Inchik na bayan nila ito. At yan po ang pagka-program sa loob ng 123 years pagkatapos mamatay ni Dr. Jose Rizal, ay pilit na ini-insist ni Emilio Aguinaldo sa kaisipan ng mga Inchik, ng mga batang Filipino-Chinese, na bayan nila ito. Kaya dyan po lumabas yung kabataang makabayan na itong teroristang si Fujian Chinese din. At isa ring Inchik, itong si Juma Sison, Jose Maria Sison, ano? At yan si Jose Maria Sison, bautismadong katoliko din yan, no? Inchik yan. Nakakuha na pangalan galing sa katoliko. Galing siya sa China, pumasok ng katoliko, and then, nang mabautismo ang katoliko, 50 years niyang pinapatay yung mga Pilipinong kapwa niya katoliko. No? Is ang pattern. Ngayon, nung si Cory Aquino, Inchik din yan, taga-Fujian din, bautismado rin katoliko. No? Tapos,
pinakawalan niya itong teroristang si yung masisod. Oh. Dahil kakampi niya si Cardinal Sin na isa ring in-check. So may pattern, di po ba? So ngayon, mapapalayo na naman tayo. Ituloy natin to, ano? Ginawa po ito nating color-coded, ano? Para makita natin na para saan ba yung pamamaalam ni Dr. C. Rizal sa kanyang bansa. Ano? Yan ba ay para sa in-check? Para sa dayuhan? Ha? Para sa mga mamamatay tao, para kay Nurmiswari sa mga Muslim at sa mga Kristiyano, no? Dito po wala pong pinag pag wala kang makikita dito eh, saliksikin mo itong buong Pilipinas, ano? Kasi ito po mga naka-highlights diyan ay tungkol sa Pilipinas, ano? No, simulan po natin, ano, sa paragraph 1, ano? Yung bansa daw po niya, ano, na sinasabi niya ay inihalintulad daw niya, ay inihalintulad niya sa isang perlas, no? So hindi po niya inihalintulad po yan sa isang lahi, no? Kasi dito may lahi na, oh, na foreigner. Hindi naman niya pinagmukhang perlas yung foreigner, di ba? O yung mga kamag-anak niya, di naman pinagmukha niyang perlas. Ito namang China, di naman pwedeng tawagin perlas dahil wala naman ito sa karagatan. Mukhang tikoy nga po ito eh. No? So, yung tikoy, hindi mo pwede ilublob sa karagatan. So, ang sinasabi ni Dr. C. Rizal, namamaalam siya sa isang bansa. Bansa na tulad sa perlas na nakalubog sa dagat. Ano? So, ang sinasabi niya, yung pundasyon ng Pilipinas ay tulad sa perlas, ano? So, yung sinasabi diyan, yung mga nakalugbog na bahagi ng Pilipinas, ano, na mahalagang bahagi ng continental shelf, ng 7,641 islands ay perlas, ano? Sabihin, pwede rin sabihin natin na yan ay kayamanan na sa karagatan, ano, mabuting malinis, no, without stain and shame na pagpapaliwanag kung ano talaga ang nakikita niya sa ating bansa, ano. Gusto niyang makita na malinis ang puso ng tao, malinis ang mga taong nandoon, walang kasalanan, ano po. Yun ang pinapahayag niya sa isang bansa, ano. And dinidescribe niya yung isang bansa na nasa karagatan, ano, na pinagpapaalaman niya na yun ay walang kasalanan, malinis, no? At yan ay pinatunayan pa ni Dr. C. Rizal na tinawag niya na Eden. Kaya tinatawag niya na Eden kasi malinis ang pagkakakilala ni Dr. C. Rizal sa kanyang minamahal na bansa. At yan ay nasa karagatan ng malayong silangan, ano? At i-discuss po natin yan kung ano yung malayong silangan na yan, ano? At saka ito, sinasabi na yung bansa niya ay hindi mo matatagpuan sa lahi ng tao. Ano? Matatagpuan mo yung bansa sa rehiyon ng araw. At hindi basta sa rehiyon ng araw, yung bansa niya ay tulad sa perlas na nasa karagatan ng malayong silangan. No? So, pag binasa mo na ang ibig sabihin ng Eden na yon, matutuntun mo po yan dito sa malaking flow chart na ito, ano, na papasok po yan dito sa isang linya dito, ano, sa paragraph 30 na pinaghaharian talaga ng Diyos, ano. So, yung Eden daw po pinaghaharian ng Diyos. Wala daw, wala naman sinasabi dito na dapat ito pagharian ng in-check. Di po ba? So meaning yung Eden, bansa niya, na tinawag niyang perlas ng silanganan, hindi pwedeng kuhain ng in-check, ano? Kasi Diyos ang may-ari. No? At hindi naman pwedeng gawing lahi ng in-check yung Diyos. Di po ba?
At yung foreigner, hindi naman pwedeng gawing lying in cheek. Hindi po ba? Dahil wala namang citizenship na sinasabi rito. Hindi po ba? At kung ang citizenship na pag-aaralan natin yung tungkol sa citizenship, eh may requirements po sa bansa ng Pilipinas bago ka papasok sa rehiyon ng araw. Diba? Kasi yung Pilipinas, nasa rehiyon daw ng araw sa karagatan. So meaning, kung isang foreigner ka, ha, bago ka pumasok sa rehiyon ng araw, sabi dito ni Dr. Sirisal, magpasakop ka sa Diyos. Ano? Dahil yung foreigner na sinasabi niya, eh, hindi mas mataas doon sa Diyos ni Dr. Sirisal. Ayan, di po ba? Di po ba? At kung papasok ka dito na foreigner ka, halimbawa, Islam ka, Muslim ka, Kristiyano ka man, huwag kang papasok sa rehiyon ng araw sa lugar na ito na mayroong pananampalatayang pumapatay. So ano ba yung pananampalatayang pumapatay? Kristyanismo. Pumapatayan. Minsan nagpaparatayan sila, di ba? Katulad ng Iglesia ni Cristo. Si Dr. Sirisal, pinatay siya ng Espanyol, pero ang katoliko reliyon. Pinatay siya ni Emilio Aguinaldo, katolik ang reliyon. Di ba? So, pinaalala dito ni Dr. Sirisal na kung foreigner ka man, kung gusto mong maging mabuting kaibigan at kagalakan kay Dr. Sirisal, dapat pagpapasok ka, hindi kayong aalipinin mo yung mga Pilipino o yung mga kamag-anak mo. Kung mahal mo talaga ang Pilipinas, mahal mo yung kaibigan ni yung mga magulang ni Dr. Sirisal, yung mga kapatid niyang babae at lalaki na sinasabi niya dito na bahagi ng kanyang kaluluwa, ano? Eh may requirement si Dr. Sirisal. Ano? Ano po yung requirement si Dr. Sirisal diyan? Na sinasabi ni Dr. Sirisal. Ano? Sabi niya, kung foreigner ka man, ha, kung gusto mong maging kaibigan kita at maging kagalakan, kung papasok ka dito sa rehiyon ng araw ng Pilipinas, sa dagat ng malayong silangan, ay mayroon po siyang requirements. Ano? Dapat, huwag mong aalipinin o ibibigay mo sa pagkaalipin sa mga dayuhan, ang mga kamag-anak niya, mga kapatid at mga kaibigan. At sinasabi din dito ni Sirisal na kung dayuhan ka man na in-check, ay huwag mong papatayin ang mga Pilipino. So dito, hindi na qualified na national hero itong si Emilio Aguinaldo kasi mamamatay tao siya. At yun ay pinatutunayan ng kasaysayan ano, na hangman itong si Gobernador Silio. So, hindi siya qualified maging pinuno ng bansang Pilipinas sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Ano? Kasi mamamatay tao nga siya tapos oppressor. Kasi tagnakaw siya ng mga lupain. Kasi yan, businessman po itong taong ito. Itong si Emilio Aguinaldo. So, meaning na lahat ng foreigner, Pilipino man o hindi, ay huwag mong lalabagin yung kautusan ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ni Dr. Sirisal. Ano? Kaya ito, itong foreigner ito, kaya nakapasok ng Pilipinas sa rehiyon ng araw sa Sea of the Orient dahil po ito ay hindi siya pumatay ng Pilipino. Hindi siya nag-alay ng kaibigan niya para sakripisyo sa kanyang plug o sa political career niya. Ano? So, ang pinaliwanag ng Dr. Sirisal ay kapayapaan sa bansang Pilipinas na dapat iiwanan niya ang mga dayuhan sa bansang Pilipinas na sila ay hindi mamamatay tao. So, iiwanan ni Dr. Sirisal ang kanyang mga magulang na dapat hindi sila mamamatay tao.
So sa pinapakita po ni Xi Jinping, dito po sa pinapakita ni Xi Jinping, ano po, ay sinasabi niya, inaamin niya na pumapatay sila. Ano? At ganun din po si Duterte. Ano? Ang daming mga occasion na sinasabi niya na papatay niya yung mga tao dito sa Pilipinas. So yan, pagpapakita lang po yan na si Duterte ay isang dayuhan nga. Ano? Na katulad din ni Emilio Aguinaldo. Dayuhan siya na katulad din ni Dormiswari at ng mga Muslim at ng mga ibang Kristiyano. Dahil kung totoong citizens kayo ng bansang Pilipinas, ito ang qualification, no? Di ba? Dapat mahalin nyo ang bansang Pilipinas, at ang bansang Pilipinas ay maging kapighatian ng inyong kapighatian. Huwag nyo sasaktan yung mga tao dito na sinasabi ni Dr. Si Rizal na ipinagdasal niya. Di ba? So yung mga tao dito na sinasabi ni Dr. Si Rizal, ano po, ito, ay inutusin niya magdasal. Ano? Bakit sila namamatay? Hindi po ba ay dahil sa droga ng China? Kaya hindi qualified na maging NCHIC si Dr. Si Rizal. At hindi siya qualified maging kasing dayuhan nitong isang foreigner, ano? Kasi may isang foreigner na po dito, no? 'Di ba? So hindi niya inutusan yung foreigner na foreigner, sabi niya. Kumuha ka ng dugo ko, sabi niya. No? Patayin mo ang Pilipino, o, 'di ba? Wala naman siyang inutos, 'di ba? So itong mga INCHIC, ano, iba ang kanyang mindset, ano? Naghihiganti sila dahil pinalalabas nila na si Uci Rizal ay banyaga na pinatay ng mga militar. At ganun din si Aquino, pinalalabas nila na banyaga sa Pilipinas si Aquino na pinatay ng militar. At itong si General Yepe, pinagmumukha nilang hindi banyaga. Diba? Na inaallow nila na dapat patayin ang militar. Dahil yung mga militar, yun ang pumatay kay Rizal at yun din ang pumatay kay Aquino. Dahil si General Yepe, si Aquino, si Xi Jinping, lahat ng mga presidente na galing kay na humawak ng flag ni Emilio Aguinaldo ay mga INCHIC, mga FUJIAN Chinese, ano? Ngayon, ang tanong dito, kung totoong kamag-anak kayo, no? Ay bakit isasalang nyo sa paghihirap, no? Ang mga Pilipino? Sa pagdarahop? Sa pagpapasakit ninyo, no? So ngayon, bakit nga ba maraming mga mahihirap na magulang? Dahil ninanakawan nila ng lupain na masasaka. Di po ba? Katulad ng si Villar, ano, INCHIC din yan. Dadayo dito, ay mamamatay tao siya. Dahil inaagawan niya yung mga Pilipino ng mga lupain. Kaya marami mga naghihirap na mga ina at umiiyak sa kanilang kapighatian. Ano? Kung kayo kapighatian ng kapighatian, ay hindi nyo pahihirapan, ano, yung mga ina at ama ng tahanan upang mabalo yung mga maulila at mabalo yung kanilang mga asawa sa pagkakabilanggo sa kahirapan, ano. At katulad nito, sabi ni Duterte, nagpa-plant pa siya ng evidence. No? Bakit magpa-plant ka ng evidence? Eh, dapat kapayapaan, di ba? Sabihin mo pa, magtanim ng baril, padapain mo. So, yan ay pagpapakita na hindi ka Pilipino, hindi ka bayani. Kaya hindi
mali yung sinasabi ni Dr. Si Rizal na minamali nyo yung sinasabi ni Dr. Si Rizal. Ano? Iniiba ninyo. Minamali na ninyo yung mga sinasabi niya. Kasi bayani rin ninyo si Rizal sa China, di ba? Oh. Ay bakit isusuko nyo yung buhay ng mga mahihirap doon sa ancestors nyo? Di ba? Sa China. Papadala ko yun ng Shabu. Para saan? Yung ba yung sinasabi ni Dr. Si Rizal na dapat mag-alay kayo ng kamatayan? Eh si Rizal namatay siya para sa Pilipino, para bigyan daw ng buhay ang Pilipino. At namatay siya sa ilalim ng kalangitan ng bansang ito. Para sa kanyang final redemption. Para tubusin yung mga taong, yung mga nandito sa Pilipinas, yung sweet foreigner, yung mga kamag-anak niya dito, para tubusin niya ng buhay. No? Kasi ang isang bayani ay ibinibigay ang kanyang buhay, isinusuko yung kanyang buhay, hindi sa plug, ano? Hindi sa kapwa politiko, hindi sa ibang bansa, hindi sa mga dayuhan. Di ba? Kundi sa bansang Pilipinas lang. So kung kayong mga inchik ay totoong citizens ng bansang Pilipinas, hindi nyo isusuko yung bansang Pilipinas sa ancestors nyo. Kayo ang susuko sa bansang Pilipinas. So si Dr. Si Rizal, sinuko niya yung buhay niya sa bansang Pilipinas. Hindi siya sumuko doon sa Kastila, hindi siya sumuko sa Encik sa kahuli-hulihang hangganan ng kanyang buhay. So ang pinaliliwanag dito ni Dr. Si Rizal, kayo yung mga dayuhan. Kasi walang ibang pinagbigyan si Dr. Si Rizal ng buhay niya kundi ang bansang Pilipinas. Hindi niya ito binigay sa dayuhan nandito. Sabi niya, ang buhay ko, hindi ko binigay dito sa isang dayuhan na kaibigan ko. No, sabi niya, yung buhay ko ay ibinigay ko lamang para sa iyo. Sa bansang minamahal niya na nasa rehiyon ng araw na pinaghaharian ng Diyos. Kahit pabalik-balik mo, hindi pupunta po sa China eh. Di ba? Oh. So, walang sinasabi dito na ito ay tungkol sa Encik, ano? Tungkol sa isang bansa na pinaghaharian ng Diyos na mapanalangin. Kaya kahit na anong bintang nyo sa mga militar ng Pilipino na sila ay terorista, ay kayo ang terorista dahil dayuhan kayo dito, gagawa kayo ng patayan dito, kaya kayo napapatay. At kung kayo napapatay dito, yan ay kagustuhan ng Diyos. Dahil kayo ay masasama, pinoprotektahan ng Diyos yung mga sundalo namin na iligtas sa mga masasamang tao. Oh, ito yung masasamang tao. Ibig sabihin, pumasok kayo dito sa bansa namin, illegal kayo, kaya kayo namamatay. Oh. Eh kasi binabawal na dito sa bansang Pilipinas ang pananampalatayang pumapatay. O tapos papasok kayo, papatayin ninyo yung mga sundalo namin. Kaya ang sundalo namin, ang ibig sabihin yan, mga anghel yan ng Diyos. At yung aming mga anghel ng Diyos na militar namin, ano,
ay mapanalangin yan sa Diyos, sabi ni Dr. Si Rizal. Lahat ng nasa bansang Pilipinas, mapanalangin. Ano? Kaya yung mga militar dito, mapanalangin. Eh ang kaso, gagawa kayo ng gulo, magnanakaw kayo ng galing sa inyong bansa, magdadala kayo ng mga hangmen, oppressors, magdadala kayo ng mga alipin, magnanakaw ng lupa, magnanakaw ng human identity, land grabber, sea grabber, ano? Magnanakaw ng literature, mangluloko ng mga kabataan, misira kayo na kaisipan ng tao, no? Ng buong mundo. So wala kayo sa criteria ni Dr. Si Rizal, ano? So kung kayo ay papasok, sabi ni Dr. Si Rizal dito, siguraduhin ninyo na huwag kayo magrarally o mag ano-anong drama dito, yung mag-i-struggle kayo. Sabi niya, umawit lang kayo sa bansang Pilipinas. Pero huwag niyong awitan ang bansang Pilipinas na ito ay bayan ng mga Inchik. Ano? Kasi hindi ito tinawag ni Dr. Si Rizal na bayan ng mga Inchik o bayan ni Emilio Aguinaldo. Ang bayan ni Emilio Aguinaldo ay sa China. Ay di doon siya pumunta. Doon siya bumalik. Oh. Ngayon, ano ba yung dala-dala ni Emilio Aguinaldo pagpasok dito sa Region of the Sun? 'Di ba? Sabi ni Dr. Si Rizal, hindi cross yung dala ni Emilio Aguinaldo, baril eh. 'Di ba? Binaril mo si ano, yung kababata niya. Oh, sa halip na bigyan mo ng cross yung kababata niya si Andres Bonifacio, binigyan mo siya ng bala. So hindi ka qualified maging presidente. Oh. Ang tunay na national hero at leader ng bansa, ano, ay pinapasan yung cross, ano, at umaawit ng kapayapaan. 'Di ba? Yung ibon nga, oh. 'Di ba? Umaawit ng kapayapaan. So kapayapaan ba 'yung dala ng bandila mo? Lahat ng binalot mo ng bandila, ano? Maliban dun sa sundalo natin ng mga Pilipino. Mga kurap eh. Gumagawa kayo ng mga patayan para mapatay ninyo 'yung mga sibilyan sa mga sundalo. At pagkatapos pagbibintangan niyo na pag nagtatanggol 'yung mga sundalo ng Pilipinas, sasabihin niyo na sila ang terorista. Hindi tama 'yan, no? Wala kang makikita dito sa sinabi ni Dr. Si Rizal na pagkatapos niyang mamatay ay magkaroon pa ng mga patayan. Dapat ang mga patayan na mahinga na. Ay walang kapahingan 'yung patayan, 'di ba? Ilan yung namatay dyan ang kay sa plag ni Emilio Aguinaldo sa tyranny na ginawa nito si FUJIAN Chinese na si ano Benigno Aquino III, 'di ba? Yung sub 44, 'di ba? Hinayaan niyang mamatay doon sa plag ni Emilio Aguinaldo. Tapos tatawagin ninyong hero. Hindi pwedeng ang mga sundalo natin ay tawagin balutin ng pagtatraidor ng bandila ni Emilio Aguinaldo. Ano? So, sinasabi diyan, kaya namamatay ang mga sundalo, mga mahal kong sundalo, ano? Huwag kayong pabalot diyan sa bandila ni Emilio Aguinaldo dahil yan ang pumatay kay Andres Bonifacio. So, ibig sabihin, pag binalot kayo niyan, ay isinubo kayo sa kamatayan itong mga presidente na mga gobernadorsilyo na sinisilyuhan nila yung pagnanakaw nila ng mga lupain para ma-access nila yung kayamanan ng Pilipinas.
na isusubo lamang kayo sa gera, tatawagin kayong hero, babalutin kayo ng plug ni Emilio Aguinaldo na siyang pumatay kay Andres Bonifacio. Yan ay hindi uri ng pagsuko, no? Sa ating bansa, pagsuko yan sa bandila. So yung bandila na yan, hindi dapat igalang dahil hindi nila iginalang si Dr. Si Rizal. Tinawag nila na bayan itong bansa natin. So dapat yan ay tanggalin, ano? Dahil itong si Emilio Aguinaldo ay kalaban ni Dr. Si Rizal at ni Andres Bonifacio, no? Ang totoo presidente ng bansa, no? Walang bahid ng kasalanan at kahiyan. Eh, di ba, puro kahiyan ang ginawa niyang bandila na yan. Ilan na yung magnanakaw na binalot niyan, di ba? Si Marcos, nagnakaw ng ginto, no? Si Aquino, nagnakaw ng bansa. Tinanggal yung salitang bansa sa Article 1 sa preamble at saka yung historic right natin dyan sa Article 1 ng National Territory sa 1973. Kaya yung bandila ni nitong si Aguinaldo ay i-maintain para magpatuloy ang patayan at pagnanakaw ng kayamanan ng Pilipinas. Ganun yan. At magnanakaw ng buhay ng mga Pilipino. No? So, wala ditong sinasabi na ito ay tungkol sa Inchik, ano? So, itong puti pong ito, ano? Nagpapatunay, ano? Na isinurrender ni Dr. Si Rizal yung buhay niya, ha? Sa bansang Pilipinas lang. At yung buhay niya na isinurrender niya ay walang kahihiyan, no? At walang bahid ng karumihan. Oh. At siya ay namatay para ang Pilipinas, no? Pag sinabing you, yan ay Pilipinas, ano? Hindi yan Inchik o hindi yan yung foreigner, di ba? Kasi ang lahat ng you na makikita nyo dito, ano? Ay tungkol yan dito sa Pilipinas. Oh. Kaya ito, I die to give you. Sinong you? Life under your sky. So, hindi pwedeng lahi yan na sasabihin ni Xi Jinping na namatay si Jose Rizal para sa mga ancestor nila. Ano po? Kasi dito, pag pinansin nyo sa sinasabi nito mamatay tao na ito, ano? Napatunayan natin na si ito, ano po? Pag napansin nyo, ano? Si ginawa nila si Rizal na Inchik na pumatay sa mga Pilipino. Kasi ginawa nilang kamag-anak si Rizal. So ginagamit nila yung dugo ni si Rizal sa pagpatay. Ano sabi dito? Sa pagpatay ni General Yepe dito sa Pilipinas ng mga Pilipino at ng mga kaibigan ni Dr. Si Rizal. Para lang maitayo yung New China at ito ang dapat alalahanin ng buong mundo na dapat banal ang dugo ng mga general ng People's Liberation Army kung ginagamit nila ang dugo ni Jose Rizal at ng mga magulang ni Jose Rizal mula sa FUJIAN China. Kaya proud na proud po itong taong ito na pumatay ng mga Pilipino at ng mga Banyaga sa pakikipag-agawan ng mga teritoryo dahil ginagamit nga po niya yung walang kapintasan dugo ni Dr. Si Rizal para maitayo lamang itong New China. At yan ay malaking katangahan, ano, na tanggapin ng buong mundo ng mga Kastila at ng European ang pagsisinungaling nitong Inchik, ano, nitong China sa harapan ng pambansang bayani ng Pilipinas.
Hindi po yan ang pinapaliwanag na dapat papatay ka ng kaibigan ni Dr. C. Rizal na sweet foreigner at papatay ka ng mga Pilipino dito sa Pilipinas at pagkatapos mamatay, lahat ng People's Liberation Army ay national hero na rin ng Pilipinas. So, pinapawalang visa lamang po nito. Kaya, ginawang kamag-anak ng incheck itong si Dr. C. Rizal kasi binabalidate ng mga incheck na ang kanilang terorismo, pagpapadala ng droga at pagpapadala ng mga drug lord at mga mamamatay tao dito at plunderer at saka mga land grabber na valid ang kanilang pagnanakaw ng kasaysayan at valid ang pagpatay ni Emilio Aguinaldo kay Andres Bonifacio at kay sa lahat ng mga Pilipino. So, lumalabas dito na parang iniligtas nila ng China si Jose Rizal, no? Sa pamamagitan ng dugo ng pagpatay sa pamamagitan ng dugo ng mga incheck galing diyan sa mainland China. Ayan po ang lumalabas dito sa sinasabing ito ni Xi Jinping. Ano? Hindi naman po tayo gumagawa ng history, sila eh. Pinapaliwanag lang po natin yan ayon sa sinasabi ni Dr. Jose Rizal dahil inampun nga po sila nila si Jose Rizal. So, nung ampunin nila si Jose Rizal, nagkaroon ng maraming patayan dito sa Pilipinas, no? Sa pamamagitan ng plug ni Emilio Aguinaldo. Ano? Siya po ang kauna-unang hari ng extrajudicial killing. Ano? So, ngayon, pinatutunayan naman po dito ng ating pambansang bayani na wala siyang hindi niya pinahiram yung dugo niya, no? Dito sa dayuhan para gamitin ng dayuhan yung kanyang dugo sa paglapastangan dito sa mga namatay na mga hindi pinalad at yung mga trinato na hindi patas ay kailangan gamitin din yung dugo niya at yung dugo niya gamitin sa mga may laban sa mga mahihirap na ina na yung dugo niya gamitin sa mga laban sa mga ulila at sa mga nabalo at sa mga bilanggo at sa mga pinahihirapan. So parang sinasabi ng China na dahil sa dugo ni Dr. Jose Rizal ay kahit na may maulila pa, kahit na may mamatay pa na dayuhan dito sa Pilipinas o kung saan man dito sa rehiyon na ito ay hindi nila inu-honor. Papatay nila yun dahil utos yun ng ancestor ni Rizal. Na dito, di naman sinasabi ni Dr. Jose Rizal na pinag-utos ni Rizal na isuko ng mga Pilipino yung buhay nila doon sa ancestors ng mga incheck. No. Wala ditong sinasabi si Jose Rizal na iniwan niya yung bansa niya na dapat manatili yung mga dayuhan. Ah, di ba? Nasabi ito, I leave you all, my parents, my loved ones. Ah? I'll go where there are no slaves, hangmen, nor oppressor. Ang ibig sabuhin po nito, iiwan ni Dr. Jose Rizal ang bansang Pilipinas, ang kanyang mga magulang sa bansang Pilipinas, at ang kanyang mga iniibig sa bansang Pilipinas. Ano? Na dapat sa bansa niya, wala nang mamamatay tao. Walang papasok na mamamatay tao at wala nang maiiwan na mamamatay tao. Wala nang papasok na nang aalipin at wala siyang iniwan na nang aalipin. Kaya dapat lalabas dito yung mga dayuhan. Igalang yung bansa ng Diyos. Iiwan niya ang Pilipinas na walang
nagpapahirap, no? Walang papasok na nagpapahirap at wala siyang iiwan na nagpapahirap, no? So iiwanan niya ang Pilipinas na dapat walang pananampalataya o ideolohiyang pumapatay. O katulad, ginagamit nilang madalas yung Moro ka, Christian ako, papatayin kita. O. So ngayon, ay bakit itong mga dayuhan na mga Pilipino daw sila, nagpapapasok ng druga at galing pa rin sa Pujian? So paano naging ka naging idolized country ni Dr. Si Rizal itong mga ancestors ni Xi Jinping at nila Duterte, unong mga gumagamit ng watawat ni Emilio Aguinaldo? So dapat ito, si Emilio Aguinaldo, wala na yan sa Pilipinas, bumalik na po yan sa China. Kasi ang gusto ni Dr. Si Rizal, maging mapayapa ang Pilipinas. E patay na ito si Emilio Aguinaldo, nandyan pa yung plug niya. At yung mga apo niya, nandyan pa rin. Ngayon, kayong mga apo ng China, apo ni Emilio Aguinaldo, ang sabi ni Dr. Si Rizal, kung totoong bayani ninyo si Jose Rizal, lumayas ka sa Pilipinas. Kasi, ang dapat na naririto sa Pilipinas ay yung hindi pumatay ng Pilipino. Walang kapintasan, walang kahihiyan. Oh. So, ibig sabihin, ipinagmamalaki ninyo yung si Emilio Aguinaldo na walang karapatang maging presidente. Dahil ang totoong presidente ng Pilipinas at totoong bayani ay isinusuko yung buhay niya na makasalanan sa ilalim ng batas ng Diyos. Hindi sa ilalim ng batas ng inyong mga ancestors or ancestry dynasty sa Pilipinas. Kaya malaki ang pananagutan nyo, ano? Oh. Ngayon ito, pagkamatay niya 123 years ago, final redemption na 'yon niya. Hindi na pwedeng dagdagan ng national hero na itong PDP laban na Fujian Chinese. Ia-align niyo diyan sa kay Dr. Si Rizal. At si Rizal gagawin yung in-check. Hindi pa rin pwede. Hindi pa rin kayo ito pwede tumakas sa kasaysayan ng mga in-check na kayo talaga ay mga mamamatay tao. Oh. Ngayon, kayong mga in-check na naghawak ng mga sementeryo, ano, yung pinaprivatize ninyo, hindi pwede yan, ano, yung mga lupain, ano, na pinaprivatize nyo, ibabalik nyo yan sa bansang Pilipinas, ano. At yan ay, lahat kayo, yung mga apo nyo na humahawak ng bandila ni Emilio Aguinaldo, pati ang history na si Rizal ay in-check, ay magkakaroon ng kaparusahan yan pagdating ng panahon, ano. Isuko nyo na yan at kung gusto nyo manatili sa Pilipinas, ha, ay humarap kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. At kung ayaw nyo namang pailalim sa Diyos, ay bumalik kayo sa China. Kasi ang pinakikita din dito ni Dr. Si Rizal, wala siyang foreign citizenship. Dahil meron na ditong isang foreigner. Oh. Kung gagawin yung dayuhan si Dr. Si Rizal, ay magiging kapwa dayuhan na siya nitong kaibigan niya dito. Yun po ang ibig sabihin niya. Kaya kayo, yung sila Herbert Bautista, ano, yung mga nagsasabit din ng mga Philippines is province of China, lumayas na kayo dito. Dahil dito, pag binasa mo ito, sinabi ni Dr. Si Rizal, ito paragraph 1, hindi province ang Pilipinas, hindi bayan ni Emilio Aguinaldo. Paragraph 2, diba? Ang bahay ni Jose Rizal ay bansa, hindi bayan. Okay? Kaya yung kabataan makabayan, doon kayo sa Fujian pumunta, hindi dito sa Pilipinas na mag-struggle kayo, no? So, ganito ang pagpapahalaga ni Dr. Jose Rizal sa bansang Pilipinas, ano? So, pagka binilang niyo po lahat 'yan, ano? Yung tungkol sa bansang Pilipinas ay 31 beses po niya sinabi na bansa ang Pilipinas, ano? So yung literal na makikita nyo dito sa paragraph 1, literal na makikita nyo yung bansa o ang spelling niya ay country,
diba? Eh, 5 beses. At yung bansa niya yun, tinawag niyang 2 beses na tinawag niya na bahay. Bahay ng lahi niya. Oh, kasi yung lahi niya, nandito na rin eh. Sabi niya dito, iniwan niya yung lahi niya, yung parents niya, iniwan niya. At yung parents niya, hindi yan kasing lahi nitong foreigner. Pag sinabing foreigner na yan, taga-ibang bansa yan. Ibang citizenship niya. Kaya itong pamimiki ni Mr. Kiyinan at saka nitong mga inchik ay dapat wakasan nyo na dahil walang kasaysayan kayong mga inchik dito o wala kayong shared history kundi panggugulo, pangluloko at panggagatsyo. Gusto nyo lang talagang makontrol yung tax ng Pilipinas para kayo magpasasa. At yung mga radio station nyo, yung television broadcast station yan, ipapublic yan. Hindi yan mapapasa inyo. Dahil niluloko nyo lang yung tao, ano? So, ngayon, sumisira lang kayo sa kaisipan ng tao. Dahil hindi nyo pag-aari yan. Ano? Dahil hindi naman kayo citizens dito sa Pilipinas. So, lalayas kayo lahat, ano? So, ngayon, hindi pwedeng yung mga kamag-anak ni Jose Rizal dito sa paragraph 13 na iniwan niya ay maging ka-level nitong foreigner. Maging banyaga din. At kung sasabihin ninyo na ang lahi ni Rizal ay nasa China, ang lahi ni Jose Rizal na iba ay nandito sa Pilipinas, hindi pwedeng maging perlas ng silanganan yung China at saka Pilipinas dahil hindi naman nakalubog sa tubig itong China. Kaya yan ay isang uri na pamimiki. Ano? So ngayon, sa paragraph 2, yung bansa niya tinawag niyang tahanan. Wala ditong bansa na tinawag na inchik o tinawag na FUJIAN. Diba? So kung tutuusin ito, yung bansa niya ay bansang mapanalangin. Kaya hindi nyo pwedeng gawing inchik si Jose Rizal na pinatay ng mga Pilipino. O dahil inaakit nga ni Dr. Jose Rizal ang bansa niya na manalangin sa Diyos. No? So, ibig sabihin, bawal dito talaga yung mamamatay tao sa bansa niya. Kung may pumasok dito at namatay, ay hindi ang kasalanan ng bansang Pilipinas. Kasalanan ninyo yan. Pumapasok kayo dito sa bansang Pilipinas, kaya kayo'y napapatay. At nang luluko kayo. Dito sa paragraph 8, inaawitan niya yung bansa niya. Paragraph 13, sorrow of sorrow yung bansa niya. Walang makikita dito na trace na tungkol sa lahi ng inchik, ano? So, yung final redemption niya, hindi niya pwedeng patungan ng pag may namatay dyan sa Beijing, dadalhin ninyo, tapos gagawin ninyong national hero dyan sa Chaong. Kasi itong si General Yepe, People's Liberation Army to, inihalo nila dito sa Pilipinas para gawin ding hero, eh hindi yan pwedeng ganun mangyari na papatay muna siya ng Pilipino, hindi naman niya pinaglaban yung bansang Pilipinas, at pinagpapapatay lang ito mga Pilipino para itayo ang New China, ay hindi naman ito New China dahil ito, Eden. Pag sinabing Eden, hindi People's Liberation Army ang sundalo rito. Ang sundalo rito ay anghel. At ang hari dito ay Diyos, hindi si Xi Jinping. Yun ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. So, ibig sabihin, lahat ng batas ng sundalo, lahat ng batas ng presidente ng Pilipinas ay dapat ay kautusan lamang ng Diyos ang gagawin. Kasi kung kautusan lang na komunista, ay papatay talaga kayo. Na hindi, dyan na uso yung extrajudicial killing. Kaya gustong gusto ng mga sindikato, yung extrajudicial killing, ano, na mangyari sa Pilipinas, kasi ayaw niyang sumunod sa Diyos. Kasi gusto nilang proteksyonan yung pagnanakaw nila, pamimiki nila, pag land grabbing, pag sea grabbing,
Kaya ang ibig sabihin dito, magbalik loob sa Diyos ang mga lahat ng Pilipino at hulihin itong mga magnanakaw. Kasi kung makikipagnakawan din kayo dyan, ay wala na, mawawasak ang Pilipinas. Sasali kayo sa mga magnanakaw. O hindi nyo alam ang dahilan kung bakit kayo sinusuhulan. Eh dahil papatayin din kayo ng suhol nila sa iyo. Ang pinangsusuhol nila sa inyo, mga Pilipino, ay galing din sa tax ng Pilipino. May kasalanan na kayo sa Diyos. May kasalanan na kayo sa bansang Pilipinas. Winawasak nyo pa ang kasaysayan ng bansang Pilipinas. Kaya kayong mga sundalo, minamahal na sundalo, huwag kayong papautos dito sa mga inchik na ito. Dahil pag nagpauto kayo sa mga inchik na ito, hindi naman permanente yung buhay nyo eh. Ang kakawawain ng mga inchik dito ay yung mga apo natin. Yung generation natin, yung history ng civilization. Kasi ang layunin ng China, kaya niya pinipiki ang history at ang dugo ni si Rizal ay para tanggalin ang Filipino civilization sa kalangitan, sa history ng rehiyon ng araw. Ang ibig sabihin, pag sinabing rehiyon ng araw, yung sinasabi sa paragraph 1, yan po ay yung kung paano naglalakbay ang bansang Pilipinas kasama ng panahon. So anong gusto nyo? Putulin ang panahon ng mga Pilipino sa kasaysayan ng henerasyon ng tao. Magpapasuhol kayo sa magkanong dahil magkanong presyo lamang. Sabihin natin 1 million kapalit ng yung perang nauubos, kapalit ng mga lupain ninyo ng mga apo natin. Dito sa kasaysayan na sinasabi ni Dr. Jose Rizal, kaya nating ma-refill ang lahat ng mga inchik para palayasin sa Pilipinas. Kasi ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal dito ay kapayapaan, Wala siya ditong sinasabi na pagpapatay mong Pilipino at perwisyuhin mo. Ngayon kung papatol kayo dan sa mga namimerwisyo na nanunuhol sa inyo para sirain ang kasaysayan ng binhi ng Pilipino, magpasawalang hanggan, Dito wala siyang sinasabi na perwisyuhin ang Pilipino So, isa-isahin po natin, yung sinasabi ni Dr. Sirisal na katulad ito, sinasabi natin, di ba kanina pa tayo nagsasalita, Yung sinasabi ni dito ni Dr. I give it to you, hindi yan ibinibigay sa inchik. Ibinibigay yan ay doon sa bansa. Hindi yan ibinibigay sa foreigner, kundi ibinibigay sa bansa. For you, sa bansa. Di ba? Yan na yan, pang-siyam. So, asan yung pang-sampu natin na sinasabi ni Dr. Jose Rizal? Di ba? Pang-siyam. Ito. If you need scarlet to tent your down, kailangan mo daw po ng kung kailangan daw ng bansa natin, hindi yan inchik hindi yan inioperan yung inchik o yung People's Liberation Army na kung kailangan ng People's Liberation Army dito o kailangan ni ng Abu Sayyaf o kailangan ng mga mamamatay tao na balabal para ibalot sa iyong bukang liwayway, ay gamitin mo daw yung dugo ni Jose Rizal. Ay ibig sabihin dyan, hindi pwedeng gamitin ang dugo ni Jose Rizal para sa kinabukasan ng dayuhan. Kasi yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal, yung dugo niya, ginagamit lang yon na scarlet, balabal, yung dugo ni Jose Rizal, So, ang pinag-uusapan po dito ay tungkol lamang sa bansa, Kaya, sinasabi ng ating pambansang bayani, na hindi ito para sa mga dayuhan, para lamang sa bansa niya, yung talagang ginagawa niya, So, yung if you sa bansa natin, tent your down,
your sa bansa natin. So, ibig sabihin, kung kailangan mo ng balabal, ay gamitin mong panaklob sa iyong bukang liwayway, no? Yung aking dugo, patuluin mo. So, ibig sabihin niya, ilabas mo yung aking malinis na hangarin na isuko natin ang mga buhay natin para sa pagtatanggol ng ating bansa. At yan yung binabanggit niya dito sa paragraph 2. No? Na yung mga tao dito, ano? Ay binibigay din nila yung buhay nila na walang pag-aalinlangan at walang pagdududa, ano? Walang pagsisisi. Walang pagdududa, walang pagsisisi, walang pag-aalinlangan, ano? Para lamang na may pagtanggol, ano? Ang ating kasarinlan o kalayaan. So, tungkol po sa kalayaan ito ng bansa, hindi kalayaan ng Inchik o kalayaan ng ancestor ni General Yepe o ancestors ng mga PDP laban at ng mga Inchik na politician. So, hindi lang talaga marunong magbasa itong mga gumawa ng 1987 Constitution kasi mga dayuhan nga ito ng mga magnanakaw. Oh. Ngayon, sa paragraph 11, no? At ito sa number 11 na binanggit niya, ito number 12, where to, my dreams, sabi niya, when scarcely an adolescent, nung bata pa siya, nung siya ay magbibinata na, at sabi niya, punong-puno daw ng buhay, ano? Lalagyan natin ito kasi kabilang ito, ano? Pag sinabing buhay, gagawin natin na color coding yan na kulay blue. Kulay blue. No? So, wala si Dr. Rizal na sinasabi dito na puro kamata, patayin nyo ang Pilipino, padalhan nyo ng shabu. Puro buhay ang sinasabi niya rito eh. At yung buhay na yan, ay sinasabi niya para sa mga Pilipino. Sa Pilipinas, hindi Inchik sa China. Oh. Ano sinasabi niya? Tungkol sa buhay, ano? Ang makikita daw, sino daw po ang dapat makita? Yung bansa niya. Yung pa rin, bansa natin, di ba? Oh, wala namang ibang jewel dito. Yung Inchik, yung namang si Kiyenan, eh, wala naman siya sa dagat. Kasi ang sinasabi dito, bansang nasa dagat, hindi yung lahing nasa dagat na nasa rehiyon ng araw. Oh. Kaya wala ka ditong makikitang lahi ng Inchik si Rizal. Ano po? Ito po ay hindi pag-aalay ng bansa sa isang dayuhan, kundi pag-aalay po ng buhay para sa bansa. So itong si Emilio Aguinaldo, hindi ito qualified na maging presidente. Dahil ang gusto niya, ialay ng mga Pilipino yung dayuhan, yung bansa niya dito sa plug niya. Ay samantalang si Emilio Aguinaldo ay may pananagutan pa siya sa batas ng Pilipinas. Kasi deklarado na hindi isinuko ni Dr. Jose Rizal ang kanyang buhay para ipaglaban ang bansa niya noong bago siya maging presidente. Noong kailan ba naging presidente siya? So ito po si Emilio Aguinaldo, ano? Naging presidente siya noong kwan? Okay? Ayan, no, January 23, 1899. Si Dr. Jose Rizal ang unang presidente ng Pilipinas. Hindi ito si Emilio Aguinaldo. Ano po? Kasi si Emilio Aguinaldo, pumatay siya ng kaibigan ni Dr. Jose Rizal. At pumatay din siya ng mga foreigner. Sino ang pinatay niya? Hindi ba pinatay niya yung mga Amerikanong natutulog gamit yung Balangi Gabel? Oh. At lumaban niya sa Amerikano na ang Amerikano
Ang purpose nila ay ibigyan ng kalayaan ang Pilipinas at mababase yan dun sa Bill of 1902. So, ibig sabihin yung sulat ni Dr. Jose Rizal na iligtas ang Pilipinas na kakaabot sa Amerika at binasa yung sulat ni Rizal sa harap ng United States Congress kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. At ang binasa ni Henry A. Cooper ay ang sitwasyon ng pananakop ng Kastila at pananakop pagpatay at masakir nito si Emilio Aguinaldo sa mga tao sa Pilipinas kasama ang pagpatay dito sa mga katipunero para wasakin ang kasaysayan ng bansang Pilipinas at wasakin din ang kasaysayan ni Dr. Jose Rizal. So, hindi siya ang unang presidente. Si Dr. Jose Rizal ang unang presidente ng Pilipinas dahil hindi niya isinuko sa Kastila ang buhay niya, isinuko sa bansa niya. Ito ay hindi siya nagsuko ng buhay. Kakutsaba siya ng mga Kastila at gobernadorsilyo nga siya, businessman. Kaya yan, mangluloko talaga. Likas na manluloko ang Encik. Ano po? So, ibig sabihin, may pananagutan pa siya sa batas ng Pilipinas noong December 30, 1896. Yun po yan. Kaya siya po ang kriminal na dapat ipapiring squad sa bansang Pilipinas. Yan ang dahilan kung bakit ginawa niya yung sarili niya na maging presidente. Kasi mapapiring squad siya eh. Kaya lang hindi siya napiring squad dahil nagkaroon na nga labanan ang Amerikano at saka Kastila. Ano? At may mga sunod na kasaysayan tungkol sa kanya. Ano? So, yun ang dahilan. So, magpapatunay lamang ito na isang criminal itong taong ito at hindi presidente na nauna sa Pilipinas. Ano? Ang naunang presidente sa Pilipinas ay yung hindi nagsuko ng buhay at hindi pumatay ng kamag-anak, kaibigan at foreigner. Yun po ang ibig sabihin niyan. So, ito pong sinasabi nito sa paragraph 1 hanggang paragraph 14. Ay ito po ay isang dokumento na nagpapatunay na ang mga lupain sa buong Pilipinas ay hindi pag-aari ng Encik, hindi pag-aari ng Kastila. Ano po? Ito po ay ito po ay regarding sa sovereignty, territorial sovereignty at saka ancestral domain ng mga Pilipino. Maging Muslim ka man, Kristiyano, no? Except yung komunista. Kaya lang sa inyong mga Kristiyano at mga Muslim kong kapatid, tanggalin na po ninyo ang reliyon, tanggalin na po natin. Kasi isa naman po ang salita natin eh. Tagalog. Dito kayo pinanganak. O Bisaya, o basta po lahat ng native sa Pilipinas, yan po ay kumaya po tayo sa Great Britain na meron sinasabi silang United Kingdom kasi tribu-tribu po lang tayo, mga kakamag-anak po tayo. No? Basta po iisang mukha natin, iisang kulay, yung pag tinawag mo ay mukha, mukha din sa iyo, mata, mata, iisa po ang ating magulang. Katulad dyan sa may Indonesia, no? Kahit na malayo sila, iisang ating magulang dyan sa Indonesia kasi yung mata sa kanila, mata rin sa atin. Mukha, mukha pa rin sa atin. Bibig, bibir, liig, liher, dila, lita, buhok, buhok. So, ibig sabihin, yung mga Indonesian, kapatid po natin yan. Kapatid natin yung mga taga Mindanao. Kapatid natin yung taga Bisaya at taga Luzon. So, kumbaga magkaroon tayo ng United Kingdom. United Kingdom, kingdom ng Mindanao, kingdom ng Bisaya at kingdom ng Luzon. At yung tatlong kingdom na yan, tatawagin natin United Kingdom, parang sa Britain. Ano po? Hindi yung pag inonor po natin ay reliyon,
Eh kahit nga po sa Kristyanismo nagpaparatayan, di ba? Iglesia sa kapwa, iglesia. Katoliko sa kapwa, katoliko. Katoliko laban sa Islam, Islam lagi sa, laban sa Islam. Ay wala po. Hindi mabubuo ang ating bansa. Ito po, sinasabi ni Dr. Si Rizal ay pagbubuo ng bansang Pilipinas at hindi paghihiwa-hiwalay. So kaya po dapat ay itakwil natin itong mga relihiyon na sumasali sa political para iluklop yung kanilang mga dynasty. Kasi once na ang lahi ng Incik ay naandyan sa Kristyanismo, Incik na pari ang magluluklok sa para pagharian ng Incik ang Pilipinas. Ay lalo na kung ma-infiltrate din ng Incik yung Muslim, yung Islam. Kasi may nagpapabautismo din po na Islam na, na siya ay Incik. O edi wala na, tapos na. Kaya dapat hindi po natin kilalanin, ihiwalay talaga ang reliyon. Dahil ang reliyon, siya ang nagpapahamak. Ilan na ang pinahamak ng reliyon? Hindi po ba? Ang dami na. Walang kapayapaan sa reliyon. Puro patayan lang. Oh. Eh kung tangkapin natin na tayo ay isang Pilipino na may iisang Diyos na, na walang reliyon. Kasi ang sinasabi pong Diyos, nilalang po niya yung tao. Tao po tayo lahat. Wala po sa ating anak ng reliyon. Tayo po ay anak ng Diyos. So, ibig sabihin, pag sinabing anak ng Diyos, tao. Nilalang ng tao ang Diyos. Nilalang ng tao ang nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wagis, ayon sa kanyang larawan. Hindi yung nilalang ng tao ang Diyos. Kasi yung Islam, nilalang nila ay Diyos. Ganon din yung Christianity, nilalang din nila yung Diyos nila. Kasi 3rd century, nagkaroon ng Christianismo, ganon din sa Islam, 6th century, ginawa lang nila yung Diyos. Ang totoo po, magkakapatid, ay tao. Lahat ng tao galing kay Adan, anyo ng Diyos. Mababasa po yan sa Genesis 20, chapter 1, verse 26 and 27. At yung mga tao, hindi galing sa dugo ng Incik. Galing po yan sa alikabok ng lupa ng paraiso ng Eden. At tinan nyo po yung ating katawang laman mula sa alikabok, hindi mula sa dugo ng Incik. So, yung katawang alikabok natin, nung maanyuan na kasing hawig ng Diyos, hiningahan ng hininga ng buhay. Kaya naging kaluluwang buhay tayo. Ay dahil sa hininga ng buhay ng Diyos. Galing sa Diyos ang buhay natin. Hindi galing sa Incik. Kaya kung pagbaaralan po natin sa paragraph 1, yung Eden ay bansang Pilipinas, nilalang niya itong mga taong iniwan ni Dr. Si Rizal sa Pilipinas na may anyong Diyos. Wala silang anyong Incik. At ang hininga ng Diyos ang nagbibigay ng buhay sa mga tao na nasa Pilipinas bago dumating ang Incik. Kasi kaya wala pong Incik na tao sa Pilipinas na nauna kaysa sa Diyos. At walang Incik na inalipin yung Diyos. Kasi ang gusto po nitong mga Incik ay yung ancestor nila ang founding father ng Pilipinas. So ibig sabihin gusto nila alipinin pati yung Diyos. Oh. Gusto ni Xi Jinping yung ancestor nila alipinin yung Diyos ng Pilipino. Alipinin yung kaibigan ni Dr. Si Rizal. Oh. Wala po sa description dito na ang Pilipinas ay pag-aari ng China. O ng Fujian Dynasty, o Fujian citizen. Yung mga immigrant na Fujian citizen. Ano? So, lumayas na lang po kayo sa Pilipinas at patahimikan nyo na kami. Ano? Dito sa paragraph 4, ano po? Lagyan nga po kaya natin to ng numbering, ano?
para makita natin ano yung paragraph. Okay, so lalagyan po natin ito ng numbering. Okay, paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, paragraph 4, paragraph 5, paragraph 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ano po? So, 14 paragraph po yan na hindi ka makakakita na lahi ng incheck dyan, ano? Kaya itong si Kiena na isang sindikato, ano? So, ngayon, tumuloy po tayo, ano, para dito sa paragraph 4, ano po? Sabi niya, yung kanyang pangarap o mga pangarap, ano, nung kabataan pa niya at nung siya magbibinata, ay makita ang Pilipinas na punong-puno ng buhay. No? Where to see you? Oh, see you? Sino bang dapat niyang makita? Ah, di ba yung bansa na nasa riyo ng araw sa dagat ng silangan? Hindi yung ancestor ng ng mga Incheck na nandun sa Siangukon Village. Kasi may address po dito si ano eh, si Xi Jinping pag pinagbasihan mo eh. Ang gusto ng mga Incheck, ipakita si Rizal na galing doon sa nawala doon sa rehiyon ng araw sa dagat ng silangan. Ang gusto po ng mga Incheck ay tingnan natin si Rizal galing doon sa fabricated na ancestry niya, yung Peking ancestors ni Dr. si Rizal dyan sa China, ano? Teka, hanapin nga po natin yung si Jinping, kasi yan ang hirap pagka magnanakaw, ano? Kasi gusto nila na tuloy-tuloy ang pagnanakaw nila. Namiha sa ito mga kamag-anak ni Emilio Aguinaldo na nakawan ng nakawan at siya ang pumalit dito sa mga Kastila. Yun po ang ibig sabihin dyan, ano? So gusto nila na panibagong pangaalipin na naman itong gagawin nila. Ano? Ang gusto nito ni Xi Jinping, tingnan ng mga dayuhan yung ancestors nila. Tingnan ng mga kamag-anak ni si Rizal at ng mga Pilipino yung kamag-anak nila. So gusto ng mga kamag-anak ng mga Incheck na tingnan si Rizal doon sa China. Saan sa China? Doon daw sa Jingjiang City sa FUJIAN province. Doon daw sa lugar na kung saan galing si General Yefe. Oh, dito wala namang sinasabi dito na yun ang tingnan. Hindi naman sinasabi dito na si Rizal ay nasa isa pang bansa. Di ba? Ang sinasabi dito ng ating pambansang bayani, ang bansa natin wala sa loob ng isang bansa. Yung dugo ni si Rizal wala doon sa loob ng isang lahi. Ang dugo ni si Rizal ibinigay lamang doon sa bansa niya. Hindi ibinigay doon sa ibang lahi, kasi kung magbibigay siya ng dugo, pagtitiwalaan niya itong isang foreigner dito, oh, itong dugo ko dalhin mo sa China, ha, para doon sa ancestors ko. Oh. Eh, dapat mas nauna itong mga Incheck na kilalanin si Osirisel na bayani. Oh, eh, paanong kikilalanin nilang bayani si Osirisel? Ay pinatay nga nila yung kaibigan. Ah, mamamatay nga itong hindi nila agad magawa ng krimen na pagpapalit ng history dahil sariwa pa pagpatay nila Emilio Aguinaldo kay Andres Bonifacio tsaka kay Dr. Si Rizal, ano po. So ituloy natin po ito, ano? So ang gusto lang makita ng Dr. Si Rizal, bansa niya, ano po, na sinabi naman dito niya na ito yung jewel, ang jewel na tinutukoy niya yung perlas. So na nasa karagatan. Di ba? So, wala naman sa dagat itong China, yung probinsya ng China wala naman sa dagat.
yung kamag-anak ni ano, wala naman sa dagat, lahat ng mga NGO wala naman sa dagat, nandito lahat sila sa Pilipinas, nag-migrate sila. So, ibig sabihin, ina-isolate ni Dr. si Rizal na maliban sa foreigner na ito at sa mga kamag-anak niya, walang ibang mamamatay tao na dayuhan kundi yung Kastila at saka itong si Gobernador Silio, itong si Andres Bonifacio, si Emilio Aguinaldo. Oh. Kaya na lang ginawa niyang presidente siya para makaligtas siya dito sa firing squad. Oh. So ganun 'yan. So dako tayo, sunod dito. Itong number 13 ano, to your health. Wala siyang ibang ano po, puro sa kalusugan, hindi yung dimbak siya, ano, itong may hawak ng Emilio Aguinaldo flag, dimbak siya. So binayaran lang ng perang papel yung mga magulang, tahimik na. Dapat talaga ito yung kasuhan si itong may hawak ng flag ng Emilio Aguinaldo. Ito sumuko sa bandila ni Emilio Aguinaldo na mamamatay tao. Itong si Aquino. Dapat talaga palayasin na itong mga NGO na ito. Salot itong mga ito eh. Ang daming pinapatay sa flag ni Emilio Aguinaldo. Patuloy ang extrajudicial killing. Bibigyan lang ng pera, tapos na daw. Oh. Oh, number 14. No? And ay tungkol sa bansa, to give you flight. We, hindi bibigyan talaga na ibababa mo yung Pilipino at bibintangan mo ang mga Pilipino na siyang mamamatay tao. Kasi ang ipinagmamalaki ni Dr. Rizal dito ay yung bansa niya na mapanalangin, ano, na maawit ng kapayapaan. Oh. So number 14, number 15. If upon one day you see appear, ano, kung makikita daw ng bansa natin, ng mga tao dito sa Pilipinas ng dayuhan, no? Ang sumibol na bulaklak, ano, sa makapal na damuhan, no, ay ibigay itong simpleng bulaklak na to, simple at humble na bulaklak sa kanya, diba? Walang sinabing pitasin mo yung buhay ng Pilipino at yun ang ialay mo, kasi ganyan ang ginagawa nitong mga NPA eh, at saka itong kabataang makabayan na front ng NPA. Pipitas sila ng buhay ng Pilipino. Pag napitas na nila, sasabihin terorista yung mga sundalo natin. Anong klaseng mga NGO ito? Nanggugulo ng Pilipinas. At itong mga mamamatay tao na ito, sa halip na magdala ng bulaklak, tatawag sa ancestor nila, magdala kayong baril at itatayo natin ang New China. Marami na kaming napatay na Pilipino rito na pumatay kay Rizal. Eh wala naman sinasabi dito si Rizal na utusan yung mga komunista na gamitin yung dugo niya sa pagpatay. Oh. Sabi dito, yung bulaklak na pinitas nyo dito sa damuhan, oh. Eh hindi naman ito tungkol dito sa Incheck eh. Wala namang damo yung utak ni ng lahi ni Kiyenan. Pag sinabing may damo, Pilipinas 'yan. Oh. Oh, eh, place it near your lips. Pag sinabing lips, 'yun yung mga labi ng mga taong nakatira dito sa bansa. Oh, di po ba? Tapos dito, and in my brow, may I feel under your cold tomb, under the cold tomb, the gentle flow of your tenderness, no? And warm of your breath. Oh, ang gusto niya maramdaman, ano, yung banayad, ano, na pagkakalinga natin ng bansa natin sa kanya. Ay, hindi naman natin malapitan si Dr. Rosie Rizal. Nagdrama-drama pa ito si Emilio Aguinaldo, pinababantayan. Ay bakit mo pababantayan yan? Wala yan dito sa sinasabi ni Dr. Rosie Rizal dito sa paragraph 6. Ang sabi ni Dr. Rosie Rizal dito, hayaan yung nakabukas siya ang libingan ko, yung aking tomb, para malapitan ako ng tao, malagyan ako ng bulaklak. Eh pinababantayan niya.
kasi ayaw nilang malaman yung lihim. Ayaw palapitan sa mga Pilipino kasi gustong palabasin na binabantayan niya laban sa mga Pilipino dahil pinatay ng mga Pilipino yan. Yan nga sinasabi natin na fabricated lahat ito ng mga Kastila yung paglalagay ng Gwardiya Sibil dyan. Dapat maglagay ka lang kayo dyan nang walang armas na mag-i-entertain dyan at igagad yung mga tao saan magpipitas ng bulaklak. Lagyan dyan ng mga bulaklakan dyan. Hindi yung papapasukin nyo lang dyan ay mga komunista. At yung mga democratic country, ayaw nyo nang papasukin dyan para mag-march at magbigay ng bulaklak. Eh, ang gusto kong makakita ni Dr. Cyril, mga Pilipino eh. Para maramdaman yung ating ano, niya, yung ating hininga. Ngayon, ang sabi ng ano, ni Dr. Rizal pa, ano? 18, pang 19. Ano po, nasa yung 19 natin? Ito. Sabi niya, and for yourself, pray, para daw sa bansa natin, that your final redemption, you'll see. So, ito, final redemption ni Dr. Rizal sa kanyang bansa, hindi doon sa probinsya ng China. O tapos, ang sabi niya, dito, ito yung 20, ah, ito 21. It is I, beloved, singing to you. Pag sinabing to you, maawit siya sa bansa niya. Kaya pa ulit-ulit nga po eh. Your field. So, hindi ito sa lahi. Walang lahi na merong field. Ang field na yan, sinasabi na dito sa Sea of the Orient. Wala doon sa province of China. Kasi gustong tumakas sa itong si Emilio Aguinaldo, gustong tumakas sa kasaysayan ng Pilipinas para palabasin na ang Pilipino ang pumatay at hindi siya o hindi ang Inchik. Kasi ma-de-validate, hindi na magkakaroon ng validation yung citizenship nila dito kasi pinalalayas sila dito ni Sir Sal sa rehiyon ng araw sa Sea of the Orient na dapat wala dito yung mga Inchik dahil sila nga yung mamamatay tao. Paragraph 12, your atmosphere. Ano ba yung sinasabing atmosphere? Ay atmosphere ng bansang Pilipinas, hindi atmosphere ng lahi. Dahil yung mga lahi ni Rizal na dito na nga sa bansa eh. So ibig sabihin, atmosphere yan ng bansang Pilipinas na nakukubkubon itong mga kamag-anak niya at saka itong foreigner. Pati yung mga mamamatay tao nakukubkubon din. Kaya lang ang gusto ni Jose Rizal, lumayas na itong mga mamamatay tao. Kastila at saka Inchik at saka yung Muslim na pumapatay. At saka yung Kristiyanong pumapatay. Dapat magsilayas na. Ang gusto niyo si Rizal, lahat lamang na tao na may anyong tulad sa ugali ng Diyos. Yun ang gusto niyang matira dito. Dayuhan ka man, mga kamag-anak niya, at lahat ng mga Pilipino, maliban lang sa mga mamamatay tao na pumatay sa kanya at umalipin sa mga Pilipino nung panahon niya. Ayun ang ibig sabihin niya. Kaya ang bandila ni ay illegal ni Emilio Aguinaldo. At dapat parusahan itong mga naghahawak niyan ng bandilang 'yan dahil criminal sila sa paghahawak ng bandila ng mamamatay tao at mamamatay ng Pilipino. 'Yun ang ibig sabihin po niyan. So ngayon, your space, your valley. So, ibig sabihin, yung atmosphere na ito, hindi para sa mamamatay tao, hindi kay Emilio Aguinaldo. Yung space niya, tsaka yung valley, hindi pag-aari ng mga kamag-anak at lahi ni Emilio Aguinaldo. Ito ay pag-aari ng bansang Pilipinas. Tapos, number 27,
I leave you all. Iniwan niya yung mga kamag-anak niya. Saan? Sa atmosphere ng Pilipinas. No? Na dapat sa atmosphere ng Pilipinas, wala na ito sila Emilio Aguinaldo. Tanggal na ang citizenship nila. Tanggal na itong mga inchik na ito dahil sila ngayon ang gugulo eh. Nagnanakaw ng history. Oh. Ano pa? So, ganun po ito. Ganyan po ang pag-unawa niyan, ano? So, pinapaliwanag dito, ano, na itong mga naka-highlights na ito na, ano, na kulay blue, ano? Na sinasabi niya dito na ang Pilipinas ay may sariling kapatagan. Merong sinasabi ng mga bulaklakan, may mga kakahuyan, ano? Okay? So, hindi ito lahi na may kakahuyan. Yung kakahuyan, hindi pag-aari ni Kiyinan. Pag-aari daw ng bansang Pilipinas. Yung sinasabi dyan, ano? Yung mga lugar sa Pilipinas na may kapatagan, hindi pag-aari ng dayuhan o ni Kiyinan. Pag-aari ng bansang Pilipinas na pinamumunuan ng Diyos. Oh. Walang sinasabi dito eh. Katulad ng sky, yung sky pag-aari daw ng Diyos. Yung darkness, gawa din ng Diyos. Yung araw, gawa din daw ng Diyos. Yung heavenly newborn light, gawa din daw ng Diyos. Oh. Yung buhay, gawa din ng Diyos. Wala sinasabi dito pag-aari ng inchiki, yung karagatan, gawa din ng Diyos. Yung silangan, at malayong silangan, gawa din ng Diyos. So, lahat po na naka-blue dito, ano? Pansin natin, ha? O, yung sky, gawa din daw ng Diyos. Yung dense grass, gawa din daw ng Diyos. Hindi gawa yun ng foreigner, eh. Yung humble flower, gawa din ng Diyos. O, eh, sino ba pwedeng gumawa ng humble flower? Kaya nga natin in-highlight, eh. Yung moon, gawa din daw ng Diyos. Eh, paano magiging founding father ng Pilipinas itong mga tinaman ang buong ang na-check na ito? Yung liwanag, ano, gawa din daw ng Diyos. Yung dawn, o yung madaling araw, yung radiance, gawa din daw ng Diyos. Yung bird, gawa ng Diyos. Yung cross niya, ang ibig sabihin niya ay yung kanyang pagsasakripisyo, ano? At saka yung kanyang simbol na inilagay doon na siya isang sumasampalataya sa Mesiya. So, hindi yung baril ni... Kaya hindi applicable ito si ano. Kasi ginagamit ni Dr. Si Rizal yung cross. Si ito namang si ano. Itong si... Si Emilio Aguinaldo. Yung cross niya ay nasa kaliwang kamay or nakasuksok sa likod pero ang hawak niya ay baril. Ayan yun. May cross din siya pero may hawak ng baril. Ito cross lang sinabi niya. Wala siyang baril. Di siya nakapagpataya. No? Oh. So, yung mga awit galing din sa Diyos yan dahil hininga ng tao galing din sa Diyos. Eh. Diba? Ganon yan. So, yung kapayapaan ay Diyos din ang nagbibigay. Kaya lang, bakit walang kapayapaan? Dahil ang kapayapaan ay hindi mo makikita sa ibang tao. Galing yan sa puso ng tao. Kung ikaw ay walang kapayapaan sa puso mo at talagang mamamatay tao ka, gagawa ka ng katarantaduhan. Kahit na anong kapayapaan ang ibinigay ng Diyos, ang tao ang gumagawa ng kasamaan. Yun ang ibig sabihin yan. So, hindi yung Diyos. Yung Diyos, nilalang ang buong planeta na payapa ay dahil lang sa kasakiman, pagnanakaw, ano? Kaya ang tao o sangkatauhan ay walang kapayapaan. Puro kasamaan ang bumabalot dahil hindi sila sumusunod doon sa nagahari na Diyos. Yung simbahan, ginagawa lamang na hypnotizing agent o yung kung gusto mong maging anghel, demonyo ka, magpabautismo ka, at pwede ka nang bumaril ng Pilipino. Kasi lahat ng binautismohan dito ng Katoliko,
nagaling dito na pumatay ng Pilipino na kapwa Katoliko nila ay Katoliko rin nagaling sa China. Diba si Jose Maria Sison, magulang pa ni Jesus Christ ang ginamit, si Joseph at si Mother Mary pinatay nila, pumatay siya ng Pilipino 50 years. Ngayon, hindi pa tinatanggal ang birth certificate. Ito rin si General Yepe, People's Liberation Army. Ha? Isa siyang demonyo. Nag-angyong anghel siya para maging anghel, pumasok sa Katoliko. Nang maisyuhan ng birth certificate, magtatayo siya ng New China. At sa pagtatayo niya ng China, patay siya ng patay ng mga Pilipino sa Chaong Quezon. At binigyan siya ng award ni Xi Jinping dahil sa maraming pagpatay dito sa Pilipinas, ay binibigyan siya ng karapatang maging national hero ng bansang China dito sa Pilipinas. Ano po, yan po ang kasaysayan ng bagong literatura ng Pilipinas ngayon na hindi nakikita ng mga Katoliko dahil nakatingin dyan sa kay Mama Mary na siya ring daladalang ng mga magnanakaw. Ano? Mamatay tao. So, ano po kayo, aral ng salita ng Diyos, ano? Para malaman ninyo ang kabalbalan nitong mga pare, ano? Katulad na ito, halimbawa, si Father Balweg, di ba? Si Gumbursa, ang daming patayan dyan sa ano, simbahan, ano? So, meaning na talagang terorista ang simbahan. Magmula kay Jose Rizal hanggang ngayon, yan ang lumalabas. Pagka sinamarize mo, nag-hypnotize mo na lang nila ang tao. So, ngayon, nasa na tayo dun sa kulay blue, di po ba? Ang sabi niya, yung wind hindi ang gawa ng inchik, kaya hindi founding father ng Pilipinas ay ang mga kamag-anak ni Emilio Aguinaldo, di ba? So yung burning sun, nasan ba yung burning sun natin? Tingnan natin, meron tayo dito yung burning sun eh, di ba? Ayan yung burning sun, oh. Ayan, mga stars po yan, ano? Burning sun yan. So, ganun po yan, oh. Yung moon, no? Yung sinasabi ni Dr. Sirisal dito na moon. Ito yan, ano? Sabi ni Dr. Sirisal, let the moon see me, you know? So, lahat ng yung moon, nakikita yung sinasabi ng Sirisal. Anong nakita ng moon, di ba? Sabi ng moon, oh, yung bansa mo, tunay na nilalang ng Diyos. O, di ba? Nagsasalita yung buwan, no? Di ba? Kita nyo ba? O, yung karagatan mo sa malayong silangan. Sabi niya, tunay na Diyos ang lumalang. Wala sinasabing inchik, eh. Hindi naman pumupunta sa China. Ang nakikita lang ng buwan, yung mga land grabber, sea grabber, identity thieves, magnanakaw ng history, magnanakaw ng human identity, magnanakaw ng Filipino civilization, land grabber, tax, thieves, tapos ano pa, money launderer, mga mamamatay tao, killer, hangman, oppressor, lahat po yan nakikita ng buwan, no? Diba? Pero yung buwan, nakikita niya na yung bansa ay bansa daw na mapanalangin sa Diyos. Diba? Nagsasalita yung buwan, nakikita nyo? Yung final redemption daw, makikita daw ng buwan. Diba? Nakikita niya. Saan siya nakikita noong buwan? Sa bansang Pilipinas. Diba? So, yun ang sinasabi ni Dr. Sirisal. Kaya, itong mga tuta ni Emilio Aguinaldo na may hawak ng flag, hindi nakita, puro panggugulo lang. Puro nakawan lang sa loob ng more than 50 years. Kasi 20 kay Marcos, no? Kailan ba nagmula na ano si Marcos? Tingnan nga po natin. So tingnan po natin dito si Marcos sa talaan ng mga inchik, ano? Okay, nandito na po tayo sa talaan ng mga inchik. Tingnan natin, ano? Kasi lahat ng inchik po dito ay yan po yung may-ari ng flag ng Pilipinas. Flag ni Emilio Aguinaldo. Ano po?
Kasi in-check nga itong si Emilio Aguinaldo, makikita mo na yung plug ni Emilio Aguinaldo ay pag-aari ng mga in-check. Ano? Kasi in-check din itong si Emilio Aguinaldo. Ano? So ngayon, nandito rin si Ramo, si Aquino, itong si Benigno Aquino III, at saka itong mga Herbert Bautista, Julius Babaw, kanilang plug yan. Hindi talaga plug ng Pilipinas yan. Plug yan ng mga taksil sa bansa. Ang tawag naman sa kanila, pagka kumampi ka sa Pilipino, itong mga in-check na ito, taksil sila sa bayan. Pag ito pong mga in-check na ito, na Pilipino-Chinese, ang sumira at kumampi sa mga Pilipino, ang tawag nila, taksil sila sa bayan. Ano? Sa halip na taksil sila sa bansa. Ano? Kasi hindi nila inuunor na ang Pilipinas ay bansa. Bayan lamang po ang pagkakakilala nitong mga in-check na ito. Kaya yung bayang Magiliw, ay yan po ay national anthem ng Pilipino-Chinese. Okay. Samantalang itong inaawit dito ni Dr. Si Rizal, ay hindi niya sinabing ang awit niya ay para sa bayan, para sa bansa. So, itong si Emilio Aguinaldo ay matapat siya sa bayan. Kaya siya ay ginawang bayani nitong kanyang mga kapwa in chik. So, pag matapat ka sa bayan, pwede kang pumatay ng katulad ni Dr. Si Rizal. Pwede kang pumatay sa katulad ni Kayan. Pwede kang pumatay sa katulad ng mga normal na Pilipino na natibo rito at mga tribo rito. Ano? So, yan ang pagiging matapat sa bayan. Ganun po yan. Kaya, ang mga tunay na Pilipino, isinusuko nila yung kanilang buhay hindi sa bansang Pilipinas, doon sa plug ni ng in-check. Kaya dapat po, wag nang iunor yan dahil may kasalanan pa yan sa bansa eh. Pumatay siya na hindi pa niya pinapanagutan. Pinatay niya yung pambansang bayan natin, ang kasaysayan natin, at yung mga sinabi ni Dr. Si Rizal. Ano po? So, ngayon, tingnan natin si Marcos, ano? Asa si Ferdinand Marcos, no? So, lahat po nandito na, pati si General Lepe, si Jose Rizal, ginawa na rin po nila na kasama ng mga in-check, ano? Hindi naman siya kasama ng mga in-check, ano? Pinatunayan na natin yan. So, si Marcos, Ferdinand Marcos, ito si General Lepe, nandito, di po ba? Diyan yan, ayan, no? People's Liberation Army yan. Ano? Palakihin natin. Ano? Saan ba yan nagtapos? Sa? Okay. Palakihin natin. Ano? Okay. So, ito si Ferdinand Marcos. Ano? So, 1917 hanggang 9. Pinangatsin ng 1917. Well, konti na lang pala. 1917, ano? Muntik na niya abutin si Dr. Si Rizal, kaunti na lang, ano? Kaya talagang susundan niya ay si Emilio Aguinaldo. Kasi pag nakakita niyo yung plug niya, plug na Emilio Aguinaldo ang ginagamit niya. Ano po? So, ganun po yan. So, ginagalang niya ay si Emilio Aguinaldo. So, hindi niya nalalaman kung paano basahin itong huling sulat ni Dr. Si Rizal. Ibig sabihin, hindi niya nire-recognize na si Rizal ay unang presidente ng Pilipinas na hindi isinuko ang buhay niya sa plug ng Kastila o sa plug ng Inchik. Kaya ito gumawa ng mga plug na para sa lahi ng mga Inchik. Ito mga lahing Inchik. Kasi ito nga si Marcos ay in-check. Ano? So ngayon, naging presidente siya noong 1965. Di po ba? So kung 1965,
minus natin doon sa 1986. Bah, sorry. Sorry po ah. Okay, mali yata ako. 1986 minus 1965, no? Okay. Halos 21 years, no? 21. Okay, halos 21 years. So, sabihin natin 20 years, no? Kasi December, kung December siya, 21 years. So, 20 years siya na presidente ng Pilipinas at minintain niya yung bandila ni Emilio Aguinaldo. So, sariwa pa sa isip niya kung sino talagang pumatay kay Dr. Jose Rizal. Hindi po ba? Dahil kailan siya pinanganak? Pinanganak siya noong andito yan. Ayan o. 1917, di po ba? Okay. So, 1917, pinanganak siya. Ma-minus natin yung 1896. So 21 years old siya. Ah, ang pagkita niya 21 years old, sorry ha. 21 years old. Sariwa pa sa kanya, no? Yung alam niya talaga kung sino yung pumatay kay Dr. Jose Rizal, ano? Ayan, o. Kaya magkakaabutan sila. Kaya sinusunod niya itong si vlog ni Emilio Aguinaldo. Na itong si Emilio Aguinaldo, hindi pinanagutan yung pagpatay niya sa bayaning si Dr. Jose Rizal kay, sa akay. So, gusto nila tabunin talaga kasaysayan ng Pilipinas. Ano? So, ganun yan. Kaya tayo magulo hanggang ngayon. Ano? Kasi mga Pilipino, pinagtaguan ang history ng Pilipinas. Okay. So, wala po ako nakikitang motibo dito kung hindi talaga ang pagtatakip ng kaya ginawa ang presidente itong si Emilio Aguinaldo para makapagpatuloy ang extrajudicial killing at para makontrol ang tax. Kaya mapapansin mo na laging involved itong mga pari sa pag-promote na kung sino ang pwedeng maging presidente ay kundi yun lamang na kakutsaban itong mga komunista. Kaya pag napansin mo itong si Ferdinand Marcos, bago siya umalis, nagdrama sila ni Aquino. Pagkatapos niyang umalis, pinagbigyan lang niya ng pwesto itong si Aquino para makapagnakaw. Kasi kung gamit ang plug ni Emilio Aguinaldo. Kasi kung sila talaga ay may pagmamahal sa bansa, isusuko nila yung buhay nila sa bansa natin. Na hindi gagamitin yung plug ni Emilio Aguinaldo na propaganda. Dahil kung isinuko nila yung buhay nila sa plug ni Emilio Aguinaldo, hindi sila mag-aaway. Hindi sila magdadrama. Yung ninakaw na yun, hindi bibintangan si Marcos at gagamitin na lang tuloy-tuloy sa para sa bansang Pilipinas. Sabihin, hati tayo, Cory, hati tayo, huwag ka na maingit, ha? O, ayan ang ginawa ni Cory. Wala naman, nagparami lang ng, nagpropaganda lamang siya ng 33 years. So, 20 plus 33 years, 53 years, ano? 53 years na propaganda ng komunista na kasi nung, tama, 53, kasi, ang komunista po, 50 years na ang anniversary nila, no? Paanong tumagal yan
komunista kung hindi yung pinagtakpan ni Marcos. Ano? Kasi kung si Marcos ay hindi sumuko kay Cory Aquino, ano? At isinuko niya yung buhay niya hanggang kamatayan, hindi niya i-give up yung kay Aquino. Kaya lang ang problema ay sumali ito si Cardinal Sin. Tumawag siya sa Amerika na si Marcos ay marami daw mga kalukuhang ginagawa, magnanakaw, at saka isinumbong din na si Marcos ay ano, ay maraming mga human rights violation. Kaya napilitan ang Amerika na imbestigan itong si Marcos. Mababasa niyo po sa C-SPAN. So, ganun ang nangyari. Kaya pumasok ito mga komunista. So, nung umalis si Marcos, pumasok ito mga komunista. Ganun ang nangyari. Parang transition period. At yan ang nangyayari ngayon. Agawan na ng teritoryo. So, sa makatuwid, hindi alam ng mga militar ang nangyayari na itong maniobra na ito ay gawa ng reliyon. Gawa-gawa lang nito ni Cardinal Sin, kaya nga makasalanan. Sa halip na i-report na mayroong komunista, papasok ang komunista, ay ni-report ay si Marcos na siya rin nagtatakip sa komunista. Ganun ang nangyayari. Kasi sa 11 years niya, na at 20 years na panunungkulan, ayun yung build-up ng komunista eh. Dapat naubos niya ang komunista. Ayun ang ibig sabihin nun. So, ang inuubos lang talaga dito ay mga Pilipino. Kasi lalong dumami ang komunista hanggang na national hero na ng Pilipinas ngayon, si General Yepe, People's Liberation Army, at itatayo na nila ay New China. So, ang may kagustuhan na maging New China ito ay si Cardinal Sin. Kasi si Cardinal Sin, iniligtas niya itong si Juma Season. Kaya pag nakikita niyo po dito yan sa listahan, ano, nandito si Juma Season din, ano, proud na proud sila na ilista rito, ano, dito sa listahan ng mga NCHIC. Ayan, oh. Kita mo? Ayan, oh. Mga apo ng China, di ba? So, isa-isahin natin to, ano. Isa-isahin natin ang kasalanan. Ano? Si Emilio Aguinaldo, yung tinawag ni Dr. si Rizal na bansa, tinawag niyang bayan. Yung Pilipinas, tinawag niyang bayan, si Rizal, tinawag niyang bansa. Kaya yung perlas na ng silanganan, ginawa niya na perlas ng silanganan sa bayan ng mga Inchik. Ganun mangyayari kasi sinasabi nila na Inchik daw si Rizal. Kaya bayan ni Rizal ay pag-aari ng Inchik. Ganon lumalabas. Okay? So, si Emilio Aguinaldo, siya ang pumatay sa kababata at kapatid niya, kababata ni Dr. si Rizal at kapatid sa pagiging anak ng Diyos. So, killer to. Diba? At sinira niya ang meaning ng may ultimo Adios. At pinatay niya ang history ng Katipunan. Pinaltan niya ng Magdalo. Okay? At pinaltan din niya yung panatang makabansa ng panatang makabayan. Kaya itong mga Inchik na mga kapwa Inchik niya, inaakala na bayan ito ng mga Inchik ang Pilipinas. Oo. Kasi ang iniisip nila, anong sasabihin ng mga anak nila o apo nilang Inchik sa Pilipinas? Mamamatay ba mga Pilipino? Kaya ginawa nilang Inchik si Rizal. Yan po ang dahilan para ang Pilipinas ay gawing baliktarin. Ano po? Yan ang ibig sabihin na yung pulang bandila, yung blue ng bandila, pwedeng maging pula. Ayan. Kasi niluluko nga niya ang Pilipino from the very beginning. Ano? Ngayon, hindi niya isinuko yung buhay niya. No?
sa bansang Pilipinas, nagtayo siya ng sa kanyang sariling republika para hindi siya maparusahan. At tinawag na lang niya si Rizal na hero at hindi presidente ng Pilipinas. Ganun yan. So, pangalawang may kasalanan dito. So, siya ay certified na terorista. Ano? Okay? At pinatunayan naman yan. Okay? Si Corazon Aquino, no? Kinampihan siya ng Praile, ano? Na pare. Ni Cardinal si ani ano ng obispo. Okay? Bautismadong Katoliko. Pumatay ng mga Pilipino, ano? Pangalawa, pinarami ang mga NPA. Pinarami rin ang mga iyan natin po, ano? Okay? Dali. Ulitin po natin si Emilio Aguinaldo. Ito po ang presidente daw na kauna-unahan. Hindi niya inunor na presidente itong si Dr. Rizal, no? Kasi mapapasailalim siya ng firing squad. No? So, si Dr. Rizal ay presidente noong na Pilipinas kasi siya ang namuno para tayo magkaroon ng kalayaan. So, yung kalayaan ni Emilio Aguinaldo ay peke. Ano? Kaya tayo naging malaya ay dahil kay Dr. Rizal. Kasi nagkaroon ng maraming liberation ng Pilipinas, hindi dahil kay Emilio Aguinaldo. Dahil kay Dr. Rizal. Kasi nabasa ni ng Bansang Amerika sa pamamagitan ni Henry A. Cooper na ang mga Pilipino ay hindi barbaro. No? Yan po yung kasaysayan ng may ultimo Adios. Kaya nagkaroon tayo ng Bill of 1902 at nagkaroon ng rescue ang Amerikano sa bansang Pilipinas para kalabanin ang Kastila. Okay, nang matalo ang Kastila, natagpuan ng Amerikano ang bangkay ni Dr. Rizal, nakatago sa park ng Paco. Samantalang itong si Emilio Aguinaldo, ang kanyang mga magulang na inchik at ang mga inchik, itong mga Chinese-Pilipino na ito, kasama ng mga Espanyol for 302 years since 1594. So imagine, hindi nila makita for 2 years since na sila nabarilin itong si Dr. Rizal sa Paco Park ay di makita ng mga pare at di rin makita ni Emilio Aguinaldo. At ang nakakuha pa ay ang mga Amerikano. So ganyan po ang istorya niyan. So ngayon, nung makuha ng mga Amerikano, ang nagtanghal na bayani si Dr. Rizal ay ang mga Amerikano. Okay? Kasi hindi pwedeng gawing bayani ng mga Kastila dahil lumaban nga sa kanila. So ngayon, ganun ang nangyari niya. Patong-patong nila ang kasaysayan. Ano? So gumawa siya ng bandila niya na kung saan doon niya pasusukuin yung mga totoong Pilipino sa plug niya. Ano? Sa halip na siyang sumuko sa bansang Pilipinas dahil pumatay siya ng maraming Pilipino eh. At saka umabuso siya sa mga lupain. Ano? So, ganun po yan. So, ngayon, yung kanyang mga kamag-anak ngayon, Gobernador Silio pa rin, FUJIAN Dynasty, lahat ng gumamit ng plug na yan, na kung saan sumusuko ang mga Pilipino. Okay? Huwag na po tayong sumuko dyan dahil puro kurap po ang may hawak niyan, ano? At mamamatay tao. So, ngayon, sunod na may kasalanan, okay, si Aquino, ano? Si Aquino, kaibigan na niyan, bautismado rin katoliko yan, tulad din ni, ano, ni teroristang Aguinaldo. So, itong si Corazon Aquino, terorista rin ang asawa. Kasi sila ang nagtatag ng Communist Party of the Philippines. Ano? Nakakutsaban niya itong si Jose Maria Sison, bautismado rin katoliko. So, ang pangalan ni ng inchik na si
ano, taga Fujian din yan, taga Xiamen, ha? Si Jose Maria Sison ay Mother Mary at pangalan din ni Jose na magulang ni Jesus Christ. So, bautismado talaga ng Katoliko ang mga mamamatay tao. Kaya, terorista ang simbahan. Ngayon, itong si Cory Aquino, kaibigan din niya si General Yepe. At pinangakuan din niya na huwag kang mag-alala, pagka ang asawa ko ay naging hero, Fujian din siya, magiging hero ka rin, dahil Fujian ka rin, taga-Xiamen ka din. Kaya lahat ng mga taga-Xiamen, gagawin nating hero at lahat ng taga-Jingjiang. Si Jose Rizal, gagawin nating taga-Jingjiang. So lahat na tayo hero ng Pilipinas, malilink na natin ang Pilipinas at China na iisang perlas sa dagat ng malayong silangan. So yan po ang iniisip itong mga inchik na ito na komunista kasama itong mga paring komunista. So yan ang dahilan bakit namatay yung mga gumbursa, yung mga Pilipinong pare. Kasi komunista ang papalit. So ngayon, daladala niya si Mother Mary sa EDSA para mag-struggle at sabihin ang militar natin ay terorista dahil pinapatay itong mga People's Liberation Army. Ganun yan. At ang pumatay dito kay ano, kay sa asawa niya ay militar, kaya terorista ang militar. So pinatutunayan itong mga encheck na pinagtatanggol nila yung encheck na si Rizal dahil pinatay din daw ng militar na Pilipino itong si Benigno Aquino at saka itong si itong si Jose Rizal. So ang nililigtas niya itong si Emilio Aguinaldo. Kaya pinapaikot niya yung history na yung mga Pilipino ang ginawa niyang militar. So dito, di mo naman makikita. So pinagtitibay kung militar ang pumatay, pinagtitibay nilang mga incheck na ang mga Pilipino kakampi ng Kastila. Kaya loko-loko nga itong mga incheck na ito eh. So paano magiging kakampi ng Kastila ang mga Pilipino ay itong mga tunay na Pilipino ay nasa open field, no? Nakikipaglaban sila sa open field, oh. Ayan, oh. So ibig sabihin, yung Gobernador Silio kasama noong Kastila. At sino ba yung Gobernador Silio? Ay di si Emilio Aguinaldo. Kaya hindi babalik pa rin sa kanila. Sila pa rin ang kasi itong si ano, si Andres Bonifacio hindi naman Gobernador Silio. Di ba ba? At si Jose Rizal din naman Gobernador Silio. Kalabang nga siya ng Kastila. Kaya hindi pwedeng takpan yung history ng Pilipinas ng mga Aquino na para pagtakpan yung krimen na ginawa ng simbahan. O ngayon, di ba utismuado din siya ng Katoliko? May rosaryo pa siya. Dala si Mother Mary dyan sa EDSA dahil para pagbintangan lang. Kaya itong mga inchik accuser, ano? Na yung mga sundalo at militar natin ang pumatay kay sa asawa niya, yung leader ng PDP laban, no? Na co-founder ni Duterte at saka ni Pimentel. Ngayon, de, pagkatapos niya dalhin si Mother Mary at tapos na ang lahat, ang ginawa naman niya ay tinanggal na niya yung salitang bansa na matagpuan natin dito sa farewell ni Dr. Jose Rizal 5 beses, no? Na Pilipinas ay hindi bayan kundi bansa. Pero tinuluyan itong incheck na ito na si Corazon Aquino, tinuluyan niyang tanggalin yung bansa ni Rizal. Sige, hanapin po natin, ha. Okay, tuloy po natin, ha. Hanapin natin yung paano pinatay itong history natin ito. Nation and historic right deleted, ano? I-click nyo po yan, ano? Okay. So, hintayin natin na mag-pop up, ano? Ito yan pupunta. Ito na yung sinasabi natin po na ginawa nilang terorista yung militar natin. Sa halip na magkasundo, ano? Natural lamang na ang bansa Pilipinas ipagtanggol ang
mga Pilipino kung sila ay NPA. So binabaliktad nila kasi sayang nga dahil gusto nila na ang maghari ay yung Fujian dynasty ni Emilio Aguinaldo sa ilalim ng plug ni Emilio Aguinaldo o ng mga NCK, ano? So ito na po yan, ano? So dito mapapansin natin na meron tayong comparison index, ano? Matrix. Kung paano ginamit ni Corazon Aquino ang kapangyarihan ng simbahang Katoliko para itatag ang New China ni General Ye, pinakaibigan niya. Okay, so ganito po tayo niluloko nito mga Encik, ano? At kung paano nila minamanipula itong kasaysayan ng sibilisasyon ng ating lahi, ano? Kasi pag pinag-uusapan po natin na history, yan po ay tungkol sa civilization, ano? Paano natin mamimaintain yung history ng Pilipinas at ang lahing Pilipino kung ipaampun natin si Jose Rizal sa Encik na hindi naman kailanman naging Encik, ano? Kasi hindi naman niya pinapaliwanag na ang perlas ng silanganan ay province of Fujian. Kasi wala naman po sa karagatan yung China. Di ba ba? So, ang gusto nito mga Encik na ito ay ipasok yung China na maging perlas ng silanganan. Kaya tinanggal nila itong salitang bansa, ano? Okay, nandito po 'yan. Okay. Okay. So dito po sa 1935 Constitution, ano po? Mapapansin natin na yung bansa natin sa 1973 at saka 1935 nandiyan pa po, ano? Nandiyan pa po. Sa madalit sabi po ay itong sinabi ni Rizal ay nandiyan pa rin. Hindi pa rin nawawala, ano? Ganun po 'yan. Ibig sabihin nandiyan pa yung pinag-uusapan natin na yan. Okay? Bansa pa. So, itong bansang ito, tinanggal nila. Yung bansa dito sa paragraph 8. Paragraph 8, 10, saka 13. No? So, ngayon, pinagduturan nila, no? Pinakialman nila ito. Sinira nila itong 1935. Anyway, yan po ay talagang wala na yan, ano? Nandito na tayo sa bagong ano, pero kumbaga, dito sa 1935 during American period, ano? Andiyan pa siya. Pinag-usapan pa ang kalayaan ng Pilipinas dyan, ano? Kasi 1946 tayo na karoon ng kalayaan. Pero nandito pa yung salitang bansa, ano? Di tinatanggal lang ate ng mga Amerikano. Ano po? Kasi ginagalang ng mga Amerikano ang Pilipinas. No? At ginagalang nila si Dr. Jose Rizal. Kaya nga po nagkaroon ng Bill of 1902. At ang nangunguna po doon na para sa kalayaan ng Pilipinas ay si Henry, U.S. Representative Henry A. Cooper. Kaya bayani po ng Pilipinas yon si Henry A. Cooper. No? Kasi siya po ang naglalatag sa United States Congress ng kalayaan ng bansang Pilipinas. So, noong pumasok itong si Marcos, nandito pa yung ating bansa. Ano? Kaya lang, ang problema kay Marcos, tumakas siya sa ating bansa. Hindi niya sinuko yung buhay niya para mamatay para sa ating bansa. Kaya hindi po hero itong si Marcos. Kasi ang hero yung isusuko yung buhay niya, ano, sa kamatayan hanggang huling hininga. Yung po ang hero. Parang yung kapitan ng barko, pag lumubog yung barko, hindi siya pwedeng mauna siya bumaba. Siya ang huling bababa ng barko bago niya i-abandon ship. Pag ina-abandon ship na niya yung barko, huli siyang bababa.
Ganoon niya na ito, inabandon niya yung, si Marcos, inabandon na niya yung bansang Pilipinas, hindi niya sinuko yung buhay niya sa hanggang kamatayan. Kaya ang totoo pong presidente ay si Dr. Si Rizal. Ano po? So, dito, wala ka nang makikitang bansa. Ano? Nilagyan nila ng Diyos na propaganda, Diyos na walang bansa. Ano po? Dito, may Diyos ka pa rin na may bansa. Divine providence. Ano? Okay? Yan ay nasasakop ng Diyos. Ano po? So, yan po ang ibig sabihin ng divine. No? Okay? Imploring the aid of divine providence. Ano? So, yun ay patungkol sa pag kilala natin sa Diyos ang ating mga batas o pag ano sa natin pag pag paninindigan natin ng mga batas natin sa tulong ng ating maylikha. Yun ang ibig sabihin po ng divine providence. Ano? So, lahat yung buhay natin inaalay natin sa pagsisilbi sa Diyos sa pagiging bansa. Kaya, kasi yan naman sabi ni Dr. Si Rizal, where the one who reign is God. Nation, our country is a nation where the one who reign is God. Dito naman, may Almighty God dito, tinanggal niya yung nation. Ay nasa na yung pinaghaharian yung Diyos na naghahari sa isang bansa kung walang bansa na pinaghaharian yung Diyos. Ano po? Kaya, lalabas na pike, ano, hindi na umaayon ang kasaysayan ng Pilipinas tungkol sa sinabi ni Dr. Si Rizal. Dito na nasira itong mga inchik, ano, kaya malaki ang kaparusahan nila laban sa pamimiki ng kasaysayan ng Pilipinas. So, ikis ito, ano. So, mangluloko talaga itong mga inchik sa pasimula pa, ano. So, ditako naman po tayo dito sa ano. Sa comparen. Dito sa constitution pa rin, ano, ng 1987, 1973 at 1935. Pero sa national territory, ano po. So, pinakita lang po natin na mangluloko ang mga inchik, ano. Dito tuunan sinasabi ng Operia na sila daw ay mabubuting nilikha ng Diyos, ano? Kasi ang nilikha ng Diyos dapat ay hindi nang luloko. Especially na yan ay national hero ng Pilipinas, ano? So ngayon, dito sa 1935, dito lang tayo mag ano, isa lang naman ito, ano? Okay? So dito, tititan po natin yung pangluloko nitong mga Aquino, ano? Ito naman po ang tinanggal dito, ano? O yung all other territories. Ano? Yan po ang tinanggal dyan sa 1935. So, tinanggalan, lumalabas na tinanggalan ni Cory Aquino ng bansa at ng teritoryo ang bansa ng Diyos. O yung bansa ni Jose Rizal. Kaya dito po, wala ka nang makikita. Basahin mo po ito. Wala kang makikita ang history ng kasaysayan ni Rizal. Kaya yan po ang pagmamanipula nitong mga Fujian Chinese para ariin ang kanilang mga ancestors sa China. Ang Pilipinas ay bayan nila at hindi bansa ni Rizal at hindi rin bansa ng Diyos. Oh. So dito, ikis na sila. Yung Diyos, ginawa na nilang mangmang na nawalan siya ng bansa. Yung Diyos, nawalan ng bansa. Si Rizal, nawalan din ng bansa. Pero sa may ultimo Diyos, makikita mo, yung Diyos, may bansa. Yung Pilipinas, may Diyos. Hindi po ba? May Diyos, may bansa. Mayroon bang Diyos na walang bansa? Hindi po ba? Kaya ito, lukuhan, ano? Ginamit nila yung Diyos ng Katoliko, si Mother Mary, pero tinanggalan nila ng Diyos, si Mother Mary. Tinanggalan din na ng bansa
si Mother Mary, kung mayroong Mother Mary nga ang bansa. Diba? Dilukuhan, pati Pilipino, wala nang history, wala nang territory. Diba? Kaya yung napapansin nyo dito na meron ditong territories nga, meron man territories na walang bansa. So, ang bansa ng Pilipinas na sinutukoy dito, yung China, na nasakop ng FUJIAN. So, ngayon, may Pilipinas ka nga, o yan ang deception eh, pero hindi na bansa, probinsa ng FUJIAN. Kasi tinawag nga po nilang bayan. Kaya, iniaalain lamang nitong mga may hawak ng flag ni Emilio Aguinaldo, natawagin talagang bayan ang Pilipinas at hindi bansa. Kaya sinisira talaga nitong mga FUJIAN ay yung mismong sulat ni si Rizal. Ngayon, tinanggalan nila ng history yung Diyos. Kasi wala nang history yung Diyos dito. Dati yung Diyos may history, may bansa, di ba? Dito sa 1935, tinanggalan ng bansa yung Diyos. Tinanggalan na rin ng history yung Diyos. Di po ba? At si Rizal, tinanggalan ng bansa, tinanggalan din ng history. So, wala ng history si Rizal at saka yung Diyos sa Pilipinas. Okay, dito natira yung Pilipinas, pero hindi na history ng mga Pilipino, hindi na history ng Diyos, hindi na history ng Rizal. Ano po? Ganun po yan. Okay? So, hindi na yan totoong kasaysayan ng Pilipinas. Kasi nga, pinipiki na nila. So, lumalabas na itong mga NCHIC ay ginawa lang dahilan yung people power na power yun ng People's Liberation Army nila General Yepe na kaibigan ni Cory Aquino hanggang sa pawalan na ni Cory Aquino yung international terrorist na si Juma Sison. So, meaning na ginamit lang ni Juma Sison sa terrorism yung buhay ni Rizal. At ganoon din yung ginamit din itong ng mga Aquino at ng mga NCHIC yung kasaysayan ni Dr. Si Rizal sa pagnanakaw ng mga bagay na nilalang ng Diyos sa rehiyon ng Araw sa dagat ng Silangan. Oh, at iniinsist niya na itatag ay yung New China. So, tapos na sila. Di po ba kadali-daling maresolba ng krisis ng Pilipinas? Di po ba? Kung isusuko nila yung buhay nila ay sa bansang Pilipinas, wala talagang patayan, walang drama, walang ganitong mangyayari. Eh kaso, iniinsist nila yung nasa utak nila na hindi naman, wala naman sa kasaysayan. So, ganun po yan. So, sumadalit sabi, ang gusto mangyari nitong mga NCHIC, ano? Ay talagang maghahari. Gusto nila maghari ay yung ancestors nila kaysa yung Diyos na bansang Pilipinas at Diyos ni Dr. Si Rizal. Kaya po sana tayong mga Muslim, Kristiyano, tangkalin na muna natin ang reliyon natin. Alalahanin po natin yung anyo nating pagiging tao at pagiging Pilipino na sumusuporta sa bansa natin, na pigilin natin ang paggawa ng kasaysayan nitong mga NCHIC. Dahil ang pagwasak sa ating kasaysayan, no, kaya binigyan tayo ng mga reliyon para makalimutan natin yung ating pagkatao. At itong mga NCHIC ay mag-convert sa Katoliko at saka sa Muslim para lituhin tayo. Kaya kung kalimutan natin ang reliyon, magkaisa tayo, maging isang Pilipino, maging isang bansa, isuko natin ang buhay natin sa bansa at yung mga illegal immigrants na ito, ipasukuin natin sa bansa tulad ng pagpapasuko nila kay Dr. Si Rizal. Ano? Na hindi naman na ni Dr. Si Rizal, isinuko ang bansa natin sa kanila. Ayun po ang ibig sabihin ni Dr. Si Rizal. Ano? So, ibig sabihin, hindi tayo lalaban ng patayan kahit sabihin natin sa international court na lang para wala ng patayan, walang bala. At kung itong mga bualaw na ito ng mga mamamatay tao na ang hawak ay baril ay mayroong talagang katotohanan, humarap sila sa international court at sagutin nila itong aligasyon sa kanila na sila ay
mamamatay tao, terorista at magnanakaw ng kasaysayan ng sibilisasyon ng Pilipino. So, isang dahilan po kaya gusto kong hihilingin sa inyo na kalimutan natin ang ating reliyon dahil matagal na tayong alipin ng reliyon. Walang namang nangyayaring pagkakaisa, di po ba? Ginagamit lang ng mga politisyan na dayuhan yung ating reliyon para makapagnakaw sila ng resources sa Pilipinas at mawala sa atin yung resources. And then pagkatapos papasok yung mga Chinese bank at Islamic bank. Ay sino nakikinabang? Wala naman tayong sariling banko, di ba? Dahil ang may-ari, mga foreigner, ituling mga Inchik at saka itong mga Islam. Tapos tayo, mga anak natin Pilipino, nag-a-abroad, naghahanap tayong pera, pero itong bansang Pilipinas, pinagkakapirahan ng mga dayuhan. Kaya, na panawagan ko po, magmahalan tayong Pilipino. Huwag na po natin i-consider na ang relihiyon ay tama. Walang kapayapaan sa reliyon, ginamit lang po ng komunista. Kasi lahat po ng bautismado na mga Inchik ay nagpanggap na Muslim, ano? Nagpanggap silang Kristiyano. Katulad nga po ito si General Yepe, ano? Kaibigan ito ni Cory. 'Di ba? Si Duterte nagpanggap din naman po siya na Muslim, 'di po ba? Pero anong ginawa ninyo? Pinasabog yung Marawi, di ba? Sa halip na makipag-usap, di ba? So, di natin alam na itong mga kuna ito, ito namang mga utu-utong Muslim na ginamit yung kaluluwa ng Islamic ISIS, no? Yung mga kababayan nating Muslim, ginawang labanan itong siyudad ng Marawi. Sino may nawala ng bahay? Mga kapwa din natin Pilipino. Sino sumira? Diba? Kristiyano tsaka Muslim. Sino nag-utos? Diba Inchik si Duterte? Tapos si Duterte nagkunwari ding Muslim. Allahu Akbar! Boom! Kaboom! Anong nangyari? Kaya ang plug ni Emilio Aguinaldo, hindi talaga ano yan, walang kapayapaan dyan. Ilan ng Kristiyano at Muslim ang namatay dyan? Kapwa Muslim natin, kapwa Kristiyano. Kaya ang reliyon, hindi natin talaga dapat tanggapin na maghari sa bansang Pilipinas. Kung saan galing yan, dun yan ibalik. Wala namang ginawa dito kung mag-convert lang ng komunista eh. Yung Islam din, nagko-convert din dyan ng komunista. Kaya hindi nyo na alam kung sino yung totoong tao. Pagkatapos sasabihin, peace process, kung kailang nag-alay na ng dugo ang mga Pilipino. At di po ba? Pero para mawala na lang gulo, tanggalin ang ating reliyon, linisin lahat yan, pabalikin natin doon sa Arabo. Walang patayan, upunta na kayo sa Arab. Ikaw, punta ka na doon sa kay Ayala o doon sa ano, alisin na ito. Alisin ng mga Ayala, ang mga Kastila, paalisin dito dahil sa kanilang pagpatay at pangluloko sa mahabang panahon. Itong mga Inchik, paalisin na rin. Wala lang patayan. So, ang maganda ay sa international court talaga. Kasi wala naman totoo dito. Katulad ito, People's Liberation Army, naging national hero na ng Pilipinas sa pagtatayo ng New China kasama ni Xi Jinping at ni Duterte. Mga imposto na tao yan. Bautismadong Katoliko, People's Liberation Army. So yan, ang tinatayo nila ay maging New China Pilipinas. Kasama si... So yan yung mga nag-i-struggle sa EDSA, ano po, na sinasabi natin na kamag-anak ni Mama Mary. Juma season, pumatay ng 50 years. Di ba? Magkakakilala din yan nitong mga Muslim na mamamatay tao. Itong si... Ito, MILF. Sino ito? Mga UP graduate yan, mga yan. Pero, pumatay na... nagdidiwang sa pag-inom ng dugo ng Pilipino. Ay may Cardinal Sin, pinalaya niya si Juma Season katulong si Cory Aquino. Ano pang magkailangan mong revolusyon ay binigay na ng ni Dr. Cyril ang buhay niya para sa atin para maging bansa, magkakaroon ka pang revolusyon. Ay niluloko niya lang ang Pilipino, kaya ang bangsa muro, walang totoo yan. Mga Inchik din po yan na nagbautismo ng kuhan.
Kaya makikita mo, simbolism nila, ano, nag-bautismo lang sila na sa reliyon. Ano? Sino pa? Ferdinand Marcos, di ba? Maraming drama pa. Hindi naman siya ibinalot siya ng plug ni Aguinaldo, tumakbo naman siya. Hindi naman siya namatay ng dahil sa plug ni Aguinaldo dahil sumuko nga siya doon sa ano, kaibigan niya. Pinaubaya niya yung Pilipinas na nakawan ng nakawan ng history. Hindi naman siya pumapalag. Ngayon, nasa kabilang buhay na siya, gamit pa rin ang kwa niya, plug. Pero hindi naman niya sinuko sa plug yung buhay niya. Namatay siya na pinagbintangan pa na Magnanakaw. Hindi niya pinagtanggol yung sarili niya. Hindi po ba? So, hindi niya pinagtanggol yung bansang Pilipinas. Kaya, hindi siya qualified maging hero. Sinusunod pa? Ito, si Limahong. National hero na ng Pilipinas. Sus, Ginoo. Eh, ano yan? Pirata. Oh, warlord. Oh. Pero may reputation daw yung warlord. Ganyan tayo niluloko rito yung mga inchik, ano? Kaya itong inchik talaga, hacker siya. Kailanman di mo talaga pagtitiwalaan, ano? Sino pa? Si Alfredo Lim. Diba? Ginawa niyang hero itong kaibigan ni Cory Aquino, yung People's Liberation Army. So ngayon napunta siya sa ano, NBI, pero People's Liberation Army ang kaibigan. So paano pa tayo magkaroon ng security nito? Ano, diba? Oh. Ay, wala na tayo. Kaya talagang meron tayong security threat. Matagal na. Kaya ang daming namamatay ng mga Pilipino. Ano? So kaya yun nga sinasabi dyan na ang Pilipinas, Eden. Ayaw ni Dr. Si Rizal na may mga mamamatay tao. O si Ping Lakson, ang tagal niya, pero tahimik lang sa China, di ba? O yun pala, People's Liberation, pwede siyang mag-ship bilang People's Liberation Army. Kaya yan ang panganib, ano? Na hindi gagalang ng mga inchik ang bansang Pilipinas, pupunta siya dito. Ito si Bongo, pinagmamalaki ni Duterte na siya daw ay Chinese senator. At naghahamon pa na kinakailangan mga mamamatay taong ilagay dyan sa bilibid. Eh, bilanggo na nga sila eh. Bakit mo papapatayin yung nasa bilibid? Kaya malaking kalukuhan itong mga hayop na itong mga inchik talaga. Oh. Ito, si Duterte, laging katabi niya. Ano? Oh. Eh, siya ang gumawa ng gusto niya na i-honor yung 9-dash line kasi historic rights daw yun ng kanila mga ancestors sa China. Yan ang dahilan. At PDP. So, ang kasaysayan po ng Pilipinas ay hindi po ito pagsuko ng teritoryo ng bansang Pilipinas. No? Hindi po ito pagsuko ng bansa ni Dr. Si Rizal sa dugo ng dayuhan. Diba? Ngayon, dito sa Pilipinas, nalikas na mayroon ng inchik nung mamatay siya. Di po ba? So, kung isusuko niya ito, sasabihin niya dito na isinusuko ko ang buhay ko kay Emilio Aguinaldo dahil si Emilio Aguinaldo ay isang inchik. Di po ba? O isinusuko ko ang buhay ko doon sa pare, o isinusuko ang buhay ko doon sa ibon. Oh. Wala naman, di ba? Wala siyang sinabing isinusuko niya yung Pilipinas sa dugo ng ancestor ng mga inchik. Di ba? Wala eh. Wala kang makikita ang isinuko ni si Rizal sa dugo ng inchik ang bansang Pilipinas. Kundi yung dugo ni si Rizal tsaka yung buhay niya, yung hininga niya, sinuko niya sa Pilipinas. Hindi niya sinuko sa Kastila. Kaya, si Jose Rizal lang unang presidente kasi hindi siya sumuko. Ayun, yung kaibigan niyang si Andres Bonifacio, pinatay nitong si Emilio Aguinaldo.
So hindi siya qualified maging hero, hindi rin siya pwedeng maging presidente. Criminal siya, kaya dapat susunod siya sa kamatayan. Magpapa-firing squad siya. Yan po ang ibig sabihin. Ngayon, si Aquino, nagdrama sila ni Marcos, hindi sumuko sa plug, hindi namatay sa plug ni Emilio Aguinaldo. Ang binintangan niya ay yung mga militar. O, kaya ang pinapatay ng mga ang pinapatay dito ay kasaysayan ng bansa. Pwede ba nasabihin mo magbintang-bintangan kayo dito sa Pilipinas? Sa halip na dayuhan kang incheck, isusuko mo yung buhay mo sa bansang Pilipinas, ay hindi ka susuko doon sa mga militar. Sasabihin mo pa na terorista ang militar. Ay, ibig sabihin doon, picky ang plug ni Emilio Aguinaldo. Ginawa nyo lang pambalot. Kinagamit nyo lang sa propaganda. Di ba? Malinaw po kaya sa inyo yon na yung walang saysay yung plug ni Emilio Aguinaldo. Dahil itong mga Aquino, hindi nila sinusuko yung buhay doon. Tinatanong pa nila na bakit militar ang pumapatay? Kung hawak na nila ang militar, may mga patayan pa rin. May mga existing na mga komunista pa rin. Oh, ang tagabintang naman ito, yung bagong batch ng komunista na dati rin kabataan nila, bibintangan na naman yung isa. Kaya wala nang katapusan po ang pagbibintang nitong mga komunista na mga bata. At mga apo-apo din nila yan eh. Sa loob ng 50 years na pananatili nitong mga kabataan, makabayan na ito mula panahon ni Marcos, mula noong itatagya noong 1968, ano, hanggang 2019, ano po ba ang ginawang maganda nitong kabataan, makabayan? Di ba lahat yan ay puro kabataan, makabayan magmula kay Marcos? O, diba? Hindi naman sumuko sa plug ng Pilipinas eh. Hindi na naman sila namatay sa plug ng Pilipinas. Puro pagbibintang lamang sila sa militar natin at puro pagpatay lang ng militar natin. Kaya dapat i-abolis na yan ang kabataan makabayan na yan. At itaboy na lang yan sa China. Kasi hindi nila pwedeng gamitin ang dugo ni Jose Rizal. Oh. Ang mga incheck, ganun din. Hindi rin pwedeng gamitin sa pagnanakaw o pagpandaraya, pangluloko. Diba? Wala kang makikita na incheck si Rizal dito. Kayong mga incheck, kung gusto ninyong isuko yung buhay nyo sa lulo nyo, bumalik kayo sa China. Kasi itong Pilipinas, hindi ito bansa ng lulo nyo eh. Hindi ito bansa ni Emilio Aguinaldo. Hindi naman ito firing squad area. Hindi ito martyrdom area ng mga incheck. Hindi nyo naman pwedeng ipalipin yung Diyos ni Dr. Jose Rizal sa ancestors nyo. Di ba? At yung ancestor nyo, hindi naman pwedeng kunin yung dugo nung ialay yung dugo na kaibigan ni Dr. Jose Rizal sa New China. Dahil si Jose Rizal, nag-alay ng kanyang buhay sa paraiso ng Diyos, hindi doon sa New China o sa ancestors nyo. Diba? Malabo na maging kayo ang pinag-usapan dito. Ang pinag-usapan dito, sabi ni Dr. Jose Rizal, ako'y may isang bansa. Ayan, sabi niya. Na matatagpuan bilang kayamanan na nasa rehiyon ng araw. Oh. Ayun bang yung bang lahi nyo, pwede nyo ipasok sa rehiyon ng araw? Meron bang lahi o ancestors kayo na pwede nyo ipasok dito? Diyan. Yan po yung rehiyon ng araw na sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Oh. Diba? Laki-lakihan natin. Di ba? Yan yun. O, yan yung planet Earth. Oh. Yung bansa daw ni Dr. Jose Rizal, nasa isang planeta sa rehiyon ng araw. Kasi yung rehiyon ng araw na sinasabi niya ay yung nasa Eastern Hemisphere.
Ano, at sa Eastern Hemisphere, may dagat daw doon. Yan ang sinasabi ni Dr. si Rizal. Kaya hindi pinag-uusapan dyan yung lahi ninyo. Okay? Sabi niya, merong isang bansa na nasa rehiyon ng araw. Ito yung rehiyon ng araw. Ay saan ba pwedeng ilagay yung bansa? Sa lahi? Sa dugo? Di naman, di ba? So, ang bansa pwede lang ilagay sa isang planeta. Kaya ibig sabihin, yung bansa ni Dr. Cyril nasa isang planeta. So, saan sa loob ng planeta? Oh. Eh, sa dagat daw ng silangan. O, nasan ba yung dagat ng silangan? Di ba? O. Di ba pinag-usapan na natin yung dagat ng silangan? Ito? O, di ba ba? Ito po ang dagat ng silangan. Yan. O, pag sinabing dagat ng silangan, ha, bawal tumawid dyan yung mga magnanakaw. Magnanakaw kayo ng perlas ng silanganan, ha, at sasabihin ninyo yan ay pag-aari ng lulo nyo at kayo ang may gawa. No? Diyos ang may gawa po niyan. Yan sabi ni Dr. si Rizal. Sabi nila, hindi ancestor mga Encik ang may gawa ng Pilipinas, kundi yung Diyos. Yung karagatan, yung Diyos ang may gawa. Ito ang sinasabi po. Ayan po ang sinasabi ni Dr. si Rizal na perlas ng silanganan. Ito yung perlas, yung ancestor nyo, di naman pwedeng maging perlas. Kasi kung gagawin yung perlas yung ancestor nyo, ilulubog yan lahat dito sa Sea of the Orient. So, hindi naman pwedeng ilubog yung ancestor nyo, di ba? So, ang pwede lamang dyan talaga na maging perlas ay yung bansa, hindi yung lahing Encik o yung ancestor nyo. Ayan po ang Sea of the Orient. Oh. Ayan, pinag-aawayan ng maraming bansa. O, yan ang Sea of the Orient. Ano, kaya yung Sea of the Orient, ninanakaw nyo yung history na yung si Rizal. Kasi kala nyo, pag nanakaw na itong history ni Rizal, mapapasa inyo na yung dagat, yung kalangitan at saka yung kalupaan. Eh, hindi naman yung pag-aari ni Rizal, di ba? Ang sabi nyo si Rizal, yung bansa ko, pag-aari ng Diyos. Oh, hindi pag-aari ng lulo ninyo. Eh, kahit lulo niya, hindi niya sinabi na pag-aari niya yung araw at saka yung region of the sun. Oh. Yan po ang sinasabi ni Dr. si Rizal, ano? Na yung paalam aking bansa, o asa yung bansa niya, di ba? Sinabi naman niya na Pilipinas, nandun yung Pilipinas, nandun yung bansa, di ba? Nandyan. O nasan yung bansa? O. Eh, kayamanan daw yun, nasa rehiyon ng araw. O, eh, nasan ba yung rehiyon ng araw? Diba? Ang rehiyo ng araw, ito po yung rehiyo ng araw. Diba? Yan, yung rehiyo ng araw, ano? So, yan po ang rehiyo ng araw. Ang ibig sabihin ni Dr. si Rizal, ha, yung Pilipinas, ano po, naandito, sa lugar na yan. Nasa isang bansa. Ano po? Nandiyan po daw yung bansa niya sa rehiyon ng araw. Ano? Meaning, okay, ito po yung sinasabi natin. Kumwari, dito nag-start ang January. Diba? January. Ayan na sinasabi niya. Makikita niya yung mga bituin pag January. Halimbawa lang po, ha. Sa January, makakita po ni Dr. si Rizal dito yung sa gabi, nakakita niya yung mga bituin pag naandito yung
ating planeta at saka yung ating bansa. January, February, March. Okay. Ayan, March, April, May. Sa May, dyan po nakikita yung mga stars dyan. Sa gabi, yung buwan. June, July, August, September, October, November, December. Ayan po yan. So meaning December, okay, December 29 dito sa date na ito, dito siya namatay, no? So gabi siya pinatay, may buwan, sabi kasi dyan, let the moon see me. Okay, ito po yung ano, ito yung pizza uno dito eh. So, pag pizza 30, dito po siya. Yan ang huling bituin na nakita niya. Ano po? Pero noong December, ano, hindi pa siya binabaril ng mga Kastila at saka ni Emilio Aguinaldo, nakikita pa niya itong araw. Ano? Kasi yung Eastern Hemisphere, nakaharap pa sa araw. So, maliwanag dito sa region of the sun na kinaruroonan ng Pilipinas. Noong 29, nakapagsulat pa siya ng Ultimo, Adios. Okay, pero pag ikot ng Pilipinas, counterclockwise, pagdating ng dilim, pagkagat noon, nakita na niya yung huling bituin at saka yung buwan ng pizza 30. Oh, binaril siya. Pagdating po ng January, wala na siya. Nilibing na siya sa Paco Park. Ang nakakakita na lang sa kanya yung buwan at saka bituin sa loob ng 123 years. So pagka ikot nito, sa 123 ikot ng Pilipinas, 123 years na kaaraw ng kamatayan niya. Nasa kadiliman pa rin. So ibig sabihin, wala pang nakakakita ang Pilipino kung paano siya pinatay at kung paano siya magkaroon ng katarungan. Sakasakali at makikinig ang mga Pilipino ngayon pa lamang. Ano? So, ang region of the sun, ang sinasabi po niya, si Dr. Jose Rizal ay noong January 1, 1895, no? Nakakakita pa siya ng liwanag at gabi. Ano? Ayan, nakikita pa niya yung araw at gabi. You know? So, ibig sabihin, nakikita pa niya ang buwan at saka yung kalangitan. Yung mga bituin dun. Ano? So, nung malapit na itong ano, November, December, okay, nakikita niya pa yung araw at gabi. Kaya itong inner circle na ito, araw po ito na kung saan nakaharap yung Pilipinas. Ano? Yung Eastern Hemisphere na region of the sun ng bansang Pilipinas sa dagat ng malayong silangan, natatanglawan ng araw. Pero kung yung inner circle, ibig sabihin yan yung nakatalikod sa araw sa region of the sun, itong bansa natin. Ganun pa ang pagkaintindi nitong pag-uunawa nitong region of the sun dito sa paragraph 1. Ito po. Okay? So, ganun po yan. Ano po? Sana po magkaroon na ng katarungan. Ano po? So, para mawala na itong patayan. At pumasok po itong komunista, itong China, at nasakop tayo. Wala na pong tigil yan. Inom na lang ng inom ng magpasa walang hanggan ng dugo ng Pilipino. Itong mga inchik. At masaya sila na inaapi tayo. Ganun po yan. Niluko na nga po tayo sa kasaysayan. Eh, no? So, ito po yan. Ano? So, yan po ang tinatawag na region of the sun. Ano? At ngayon, ito po yung region of the sun kung gabi. So, malamang ito ang huling nakitang stars ni Dr. Jose Rizal bago siya patayin ng Incheck at saka ng Kastila. Kasi matatapang itong mga sangli na ito eh.
mga aso ito ng Kastila, ano po? Ganun po 'yan. So ito po sinasabing sun, no? Meron daw sun, natatanglawan daw ng sun yung kayamanan niya. Kayamanan ng Pilipino, kayamanan ng Diyos. Ano? Natatanglawan daw nito at yung araw na 'yan ang nagbibigay ng buhay, no? Na makita ng mga Pilipino ang bansa nila. Kapag nagdilim na po ang liwanag ng araw na yan, habang panahon, hindi na makikita ng mga Pilipino ang pagkatao nila. Kasi parati na lang silang pagbibintangan ng accuser. Ano? Kasi si Satanas po, accuser siya. Yung mga taong walang kasalanan, yun ang kanilang ipinapako. Ano? Kaya makita mo si Jesus Christ, ano, mga religyoso yung nasa paligid, pero yung relihiyon, ano, at saka yung gobyerno, yun ang nagpapako sa kanya. Dapat maintindihan ninyo yun. Kaya itong yung mitolohiya na yan na ginagawa ng Katoliko for 2,000 years, dapat matigil na. No? Patigilan na nila yung kasinungalingan nila. No? Katulad din ng pagkaranasan ni Osiris, yung karanasan ni Jesus Christ, di ba? O, ay kung gawin naman kaya ng mga Pilipino yan, silang ipako dyan sa cross, yung mga pare, ano, at makilala ng mga Pilipino kung sino talaga yung mga demonyo dito sa lupa. Ano? So, yun po yan, ano? Sabi, patawarin sa mga kasalanan, pagkatapos yung mga Pilipino, hindi naman pinapatawad. Wala namang kasalanan. At yung mga Pilipino, panaghihingi ng tawad, wala namang kasalanan sa kanila. So, sobrang na kasalanan ng simbahan, di ba? Puro ang ginagawa, military ng China, pinapasok dito sa Pilipinas. So, sinasabi ni Dr. Rizal, hindi tungkol sa reliyon, tungkol sa Diyos. Na ang Diyos ang may-ari ng Pilipinas at ang may-ari ng buhay. Hindi ang Kastila, hindi ang Simbahang Katoliko, hindi ang Muslim, hindi ang Komunista. Ano po? So ito po ang rehiyon ng araw. At yung araw nakikita niya ang kasalanan ng mga pare at ng mga Komunista at saka ng Muslim. Na silang umaapi sa sangkatauhan. Na bagamat sila ay tao, binabalabal nila yung paniniwalang pumapatay. No, kaya ayaw ni Dr. Rizal makita ang komunismo, ang relihiyon, dahil pumapatay nga ang relihiyon ng mga tao dahil sa pag-accuse. No, gumagamit sila ng mga tagapatay, ng mga mamamatay tao para lamang manatili yung pangluloko nila, pang-aalipin sa kaluluwa ng mga Pilipino. No? So, ang buwan po ang nakasasaksi ng lahat ng bagay na nangyayari doon sa ating bansa, ano? At sa kasaysayan ng mga tao. Witness po yan ng Diyos, sabi ni Dr. Rizal. So, yan po ang witness, ano? Ito ang sinasabi ni Dr. Rizal, no? Sabi niya, let the moon see me, ano? Sa harap na imbitahan niya yung kaibigan niyang pinagpaalaman niya, ano, na makita siya, ano, kasi nagpaalam na siya doon sa kaibigan niya at saka sa mga pamilya niya dito sa bansang Pilipinas. Kaya sabi ni Dr. Rizal, kung hindi ako makikita ng mga kaibigan ko, ng pamilya ko, kung nasaan ako, ng mga Pilipino, eh sana makita siya ng buwan, matanglawan siya. Diba? Para magliwanag kahit sa kadiliman o yung kung sino siya. Ano? At yung sinasabi niya, sana yung magsilbing tanglaw, yung bukang liwayway, yung sinag ng araw sa bukang, sa pagbuka ng sa bukang liwayway, ay magtanglaw sa mga Pilipino para makita siya ang pagmamahal niya sa mga Pilipino. Na hindi tulad ng ginagawa nitong mga encik na almost 500 years na miyembro ng simbahan, miyembro ng mga reliyon,
patuloy ang korupsyon at pagpatay. Oh. Sabi niya kahit yung ihip na banayad ng hangin, no? Na may mahinang himig, ano, o tunog. Ang kailangan dumating sa kanya at hindi yung ingay ng mga rallyista diyan sa kalye na nag-i-struggle ng mga apo ng China na puro kabubuhan ng kanilang lolo ang alam nila. Puro kamangmangan na hindi sumusuko sa katotohanan ng kasaysayan ng bansang Pilipinas. Oh, at hayaan ng ibon na bumaba at magpahinga sa kanyang cross. So kung kayong mga politicians na mga People's Liberation Army, ang pasanin nyo ay yung cross ni Jesus Christ o cross ni Jose Rizal, salip na armas at mga droga galing dyan sa bansa nyo, ay di payapa ang buong mundo. Magsitulad daw kayo sa mga ibon na dumapo sa bansang Pilipinas para magkaroon ng kapayapaan. Hindi yung dahil sa pagiging gahaman ninyo na hindi naman yung pag-aari ang dagat at yan ay pag-aari ng Diyos, ikakamkamin ninyo. So ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal sa paragraph 13 ay itong red po na ito, na yung mga mamamatay tao, land grabber na yan, si grabber, bawal pumasok sa rehiyon ng araw na pinag-aharian ng Diyos. Dahil ang pinag-aharian ng Diyos ay hindi itong mga inchik, dahil gusto nga itong mga inchik sila ang maghari sa Diyos eh. Ang pinag-aharian po ng Diyos ay yung Eden, bansa ni Rizal. Hindi yung si Rizal, yung dugo ni Rizal, gamitin ninyo para nakawin yung perlas ng Diyos. Eh, perlas na nga ito ng Diyos eh. Bakit nanakawin pa ng dugo ni Rizal? Ay, kay Rizal na nga ito. Hindi po ba? Kaya malabo yung history na yan na pinapanday ng komunista. Kaya makikita nyo po yung maso ng komunista. Mason po yan. Mason. Nagpapanday po yung mga peaking history. At habang pinapanday niya ang peaking history, yung karit po, pinapatay niya yung tao, pinupugutan niya. Kapag napugutan na niya yung mga tao ng buhay, ihahandog na niya yung dugo ng mga tao sa isang bansa o sa isang tribo doon sa altar ng Inchik dyan sa China. Yan ang gusto nilang mangyari. Ang gusto nila maghandog ng dugo ang mga Pilipino, no? Alang-alang sa kagustuhan ng mga Inchik sa China. Isuko daw ng mga Pilipino yung history ng Diyos doon sa history ng mga mamamatay tao. Doon sa plug ni Emilio Aguinaldo na ginagamit niya na pambalot sa kasinungalingan niya. So hindi dito po, hindi pinakikita na si Emilio Aguinaldo ay presidente ng Pilipinas at hero. Wala pong hero mula pagkatapos po ni Dr. Jose Rizal at saka ni Andres Bonifacio at saka ng Katipunan, wala pong hero. Kasi pinatay po nila yung kasaysayan ng Diyos. So yung mga hero po ay tulad nung Amerikano na nagtanggol kay Dr. Jose Rizal na nakatagpo dyan sa Paco Park 2 years after na ilibing ng Katolikong simbahan at saka ng Gobernador Silio yung bangkay ni Dr. Jose Rizal. Kasi kung si Dr. Jose Rizal ay inchik, ano, matagal na nilang ibinurol si Dr. Jose Rizal dyan sa Chung Hoktong Temple at saka dyan sa Catholic Church, dahil mga sangli po ang katiwala sa simbahan. 1594 pa po ang simbahan Katoliko at saka ang harmony nitong mga inchik. Ano po? At sila po ang first convert. Kaya yung Katoliko, kung first convert nila ang mga inchik, dapat yan ang unang magtatanggol kay Rizal, yung mga inchik, dahil matagal na sila dito eh. Eh bakit tinago nila yung krimen, di ba? Inilibing siya na walang damit, walang kabaong, kinain siya ng uhod. Oh. Samantalang, di ba may Diyos sila? Di ba?
So terorista nga ang simbahan. Kasi hanggang ngayon ang mga kinukonvert nila ay Poor People's Liberation Army. At dapat malaman niya ng Vatican yung ginagawa nitong inchik na ito. Kaya kumbaga, hindi naman Katolisisim ang itinatayo ng mga pari dyan ngayon sa loob ng simbahan, kundi communism. Ngayon, kung hindi ito alam ng Vatican, ay kayong mga kapwa ko Pilipino, isumbong nyo sa Vatican yung nangyayaring ito. Huwag yung matahimik kayo dyan sa kalye at matulog dyan sa kalsada at magkaraoke lang. Dahil ang tinatanggalan po ninyo nito ng kasaysayan ay yung pagkatao natin sa civilization. Gusto po nilang patayin ang Filipino civilization, kaya gusto nilang gawing inchiksyo si Rizal. Gusto nilang patayin yung kasaysayan ng Diyos natin sa bansang ito. Ngayon, kung pumapayag kayo, eh isuko nyo na yung buhay nyo sa China at palipin na kayo at ibigay ninyo yung land titles ninyo, yung citizenship nyo. So ito po ay hindi ito patayan itong sinasabi ko. Ano? Ipakipaglaban lang po natin yung kasaysayan natin na huwag matalo ng kasinungalingan. Magkaisa po tayo sa kalye, sa lahat ng panig ng mundo na kayong mga Pilipino, huwag kayong matulog. Kung noon nagkaisa kayo kay Duterte para iluklok siya, abay magkaisa kayo para ipagtanggol ang kasaysayan ng Pilipinas. Sapagkat pag nawala ang kasaysayan ng Pilipinas, mawawalan kayo ng Diyos, mawawalan kayo ng citizenship dito sa planetang ito pagdating ng mahabang panahon. Tatanggalan ng inheritance ng mga Incik yung mga apo natin dito sa bansang Pilipinas. Ano po, basahin niyo pong mabuti ang May Ultima Diyos. Ano? Pag-aralan niyo pong mabuti itong dinidiscuss ko dito sa channel ko. At ipagmalaki ninyo po itong sinabi ni Dr. Si Rizal, kahit hindi po ako nagmamarunong. Ano? Binabasa ko lang po ang katangian ng Pilipino. Ang sabi ni Dr. Si Rizal, ang mga Pilipino ay hindi nagrarally, hindi sila barbaro. Umaawit sila para sa kanilang bansa. Hindi yung umaawit sila sa karaoke, sa lasingan, no? At natutulog sila dyan sa kalye, na sila naman pala ay mayroong pagkatao sa bansang ito at sila'y binihisan ng Diyos ng karangalan na pilit nilang kinakalimutan. Ano? So, sabi dito ni Sir Rizal, binibigyan kayo niya ng karangalan na wala kayong kapintasan at kahihiyan. Ano? Kaya huwag niyo pong talikdan ang pambansang bayani na nakawin ng mga Incik sa buhay natin. Di baling nakawin na ng mga Incik yung mga santo, yung mga Diyos-Diyosan, kanina na lang yan dahil sila naman gumamit yan sa pangluloko sa atin. Huwag lang pong mawala itong pambansang bayani natin. Ano po? Oh, kasi pag nawala po ang pambansang bayani natin, mawawala yung Diyos, mawawala yung kalangitan. Ayun po sabi ni Dr. Si Rizal, oh. No? Sabi niya, final redemption, tinubos kayo niya para ipakilala na ang bansa natin ay tirahan ng ating lahi na hindi dapat pagharian ng mga magnanakaw. No? Matagal na po tayong pinagnanakawan. O sige po, maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat at magkaisa na tayong mga Muslim, magmahalan tayo mga Kristiyano, lahat. Pero tanggalin na lang po natin pagka-reliyon, reliyuso natin. Ipakilala natin ang paging tao natin pagmamahal sa bansa natin. Kasi ito ang huling pagkakataon nakikilalanin ang Pilipino at kikilalanin ang Pilipino sa buong mundo na tayo ay may karunungan na umintindi sa kasaysayan na sinasabi ni Dr. Si Rizal at sa kasaysayan ng lumang at ng langit at ng lupa. Sapagkat ang history po na ito na sinasabi ni Dr. Si Rizal ay paglalaban ng kasinungalingan na hindi pwedeng ihalo sa katotohanan. Katotohanan po ang sinasabi niya, hindi po yung pambubulag, hindi po yung hipnotismo. Yun po ang sinasabi niya. Tumayo po tayo sa katotohanan, kahit walang bala, kahit hindi patayan, lumabas po tayo ng kalye, ipagtanggol natin ang kasaysayan ng ating bansa sa labas ng Chinese embassy sa buong mundo.
kahit saan man panig ng mundo, ipagmalaki natin ang kasaysayan ng ating pambansang bayani at huwag nating itago sa ating drawer. Huwag po nating itago sa silong ng reliyon. Itaas po natin ang ating pagkatapos.